Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Ngayon po ay November 7, 2018, araw po ng Miyerkules. Ako po si Shari at Shari Roman at babati na po sa atin na nag-iisang idol, hari ng public service sa si Idol Rafi Tulfo. Good afternoon, Idol. Siyempre, Direk, alam mo na, matik niyan. Yan po. Para sa ating mga OFW, sa mga sulok ng mundo, pag mamalaki po natin ang ating lahing Pinoy, mabuhay ang ating mga OFW. Salamat. At, nais ko pasalamatan din. Good news, Idol. Sa mga OFW, siyempre ulit, pasalamat. At sa lahat, dahil, ano? Dahil, Idol, 2 million, meron na po tayong 2 million subscribers po sa ating YouTube channel, sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. 2 million ang going, Idol. 2 million. Parang yes. Kailan lang 1 million, ano? Ngayon, 2 million na agad. Bilis. Sobra-sobrang thank you po talaga sa lahat ng mga subscribers. Abot langit po ang aming pasasalamat sa inyo pong suporta. Thank you so very much. And of course, dun sa ating mga likers din sa FB, 5.7 po million. Likes. Likes. Pero sa followers, 6.2 million followers sa Facebook. Sobra-sobrang thank you po talaga. Kulang po yung mga salitang thank you para maisalarawan ang aming pong kasiyahan dahil po sa mga ganitong kaganapan na kung saan dumadami po kayo na nasa-subscribe sa amin at nagla-likes at nagpa-follow. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo lalo na. Okay? Okay. Idol, para sa ating sumbong at aksyon, nandito po si Gloria Arzadon. Okay. 72 years old na siya, Idol. Reklamo ni Lola Gloria ang kanyang asawa na senior na rin sa pambababae nito at nais ni Lola na wag na itong bumalik pa sa kanya. Doon na lamang daw siya sa kanyang babae. Naku, nagtampo na si Lola. Nagtampo na oras. Si Lola. Yeah, nakita ko siya kanina doon. Mangyak-ngyak na nga si Lola. 72 years old. Si Sir, si Tatay, si Lolo, 74. Ma'am Gloria, magandang hapon. Magandang hapon din po. Bakit po kayo nag-away ni Sir Domingo? Matagal na po, Sir. Iniwan niya ako ng 5 taon. Tapos, tumira doon sa kabit niya. Tapos, nung nagkasakit siya, umuwi siya. Pinadoktor namin siya. Tapos, sabi niya, nangako siya sa akin na hindi na babalik. Okay. Tapos, pagkagaling niya, bumalik. Ay, kailangan lang kayo pag may sakit. Pag malakas siya, doon sa kabila. Oo, babalik. Kaya tapos, namatay yung mga kapatid niya, living, sabi ko, makipag-living ka. Sabi niya, hindi niya kaya. Ayun pa pupunta sundon sa kapit niya sa Aplaya. Si Lola ay taga, saan po kayo, Lola? Taga Manawag po ako, Sir. Bumiyay lang sa Manawag, pumunta rito. Pangasinan, para magsumbo. Hindi, taga Manawag ako, Sir. Nasawa ko ng taga Dagupan. Kaya yun, yung asawa ko ngayon. Okay. Sa Dagupan, ito ngayon si Sir Domingo. Nandun yes, siya ngayon sa Pangasinan. Opo. Magandang hapon po sa inyo, Lolo Domingo, Sir. Opo, Sir. Sir, andito po si Lola, Gloria. Oo. Ang sinasabi niya po, Sir, pag ikaw raw ay may sakit, ikaw ay bumabalik sa kanya. Kapag lumakas-lakas ka na, ikaw ay pumupunta na sa kabit mo. Ginagamit mo lang si Lola. Hindi. Ba't ganun, Lolo? Hindi, Sir. Nandito ako palagi. Sinungaling ka. Huwag kang sinungaling. Tuwing sa isang buwan, Sir, 3 beses pumupunta, mga 5 days, ganun. Tapos kung gutom na doon, pupunta na dyan. Pinapakain ng mga anak ko, tapos gaganituin niya ako, Sir. Wala akong kasalanan sa kanya. 20 taon na nang bababae siya. Hindi, 20 taon na hindi niya ako binuhay. Ako ang nagbubuhay ng sarili ko. Kumakayod ako. Siya, wala siyang trabaho. Sir Domingo, pakisagot po. Pirdo na mga klaso, ha? Ay, mabat-bat so pirdo na to, Sir. Okay, Sir Domingo, Sir Domingo, Sir, makinig ka muna. Alam mo, masakit para sa akin na ikaw ay ipakukulong namin. Opo. Kaya ka namin ipakulong, Sir? Kayang-kaya. Kaya lang, Sir, pagdating doon sa loob ng kulungan, sa edad mo, 74, baka hindi ka tumagal doon. Baka doon ka na mamamatay. So, Sir, magpakabait ka na. Huwag mo naman bastusin si Lola. Pambabastos yung ginagawa mo, Sir. Sir, kausapin mo si Lola, mag-usap kayo. Pwede sa Tagalog para maintindihan namin? Oo. Sige, Sir, kausapin mo si Lola. Asawa, Sir Dula Makla, patawarin mo na ako, hindi ko lang gagawin. Hindi na po gagawin. Kung talagang gusto niya, Sir, kahit na hindi kami, hindi ko kailangan yung magtabi kami.
Yung gusto ko lang, kahit na doon na sa bahay kubo ng anak ko, sir, kung hindi na talaga alis. Pero kung umalis, anong gagawin ko, sir? Pakasuhan natin, pakulong natin. Pwede naman itong makulong. Dahil papakita niyo po sa amin yung marriage certificate niyo, dadalhin natin sa kapulisan yan, and then huliin siya habang siya ay nandoon. Hindi ako interesado. Nagsasama sa kanyang kabit. Hindi na ako interesado, sir, na ano yung ano, kasi matanda na ako. Naintindi ko po, ang gusto mo lang yung presence niya. Kahit na, basta pag nalaman ko na pumunta, sir, anong gagawin ko? Sabihin niyo po sa amin, tapos ngayon, pupuntahin natin, kontakin natin yung police, and then pupuntahan natin siya sa kanyang kinaroonan, kasama yung kanyang kabit, pareho sila mapupusasan. Nakikinig po kayo, sir, Domingo? Oo po. Kayo po ba yung nakatikim ng makulong? Hindi pa po, ta. Sa tanang buhay niyo, hindi pa kayo nakulong? Hindi pa. Mahirap po sa loob ng kulungan? Mahirap ang buhay doon? Kaya, no? Kung patawanin niya ako, ta, babalik na ako dito sa bahay. Hindi nangyari ito, sir, kung... Sige, nai, kausapin siya. Humingi siya ng patawad eh. Sige po, usap niyo. Tagalugin niyo. Patawarin mo na ako. Papatawarin kita? Hindi. Hindi ko na gagawin. Pero pag gumawa ka pa ng ano, pupuntahan mo pa yung kabit mo? Kahit makulong ka, kahit makulong ka sa bilangguan, wala akong awa sa iyo. Yun ang tandaan mo. Basta mo na ako ay papakulong. Takot ka palang makulong eh. Matagal nang sinasabi ko sa iyo na magbago ka na. Sinisigaw-sigawan mo pa ako. Ano ngayon? Ako pang nagmamakawa sa iyo. Akala mo, mahal kita. Pero ikaw hindi. Hindi, mahal kita. Mahal kita. Sabi mo pa, hindi ka takot. Napakulong. Kasi tinuturuan ka ng kabit mo. Hindi ko na sinabi yan. Kismes. Ilang taon po, Sir Domingo, yung inyo pong girlfriend? Ilan? Mga 68. Opo. Okay, itong si Mrs. 72. May anak ka ba kay 68? Wala po, sir. Wala kayong anak? Matanda na, Matanda ka naman na. Bakit kinakailangan pang lumigaya sa piling ng iba? Andito naman si Lola. Balik ng balik. Hindi ko nagagawin, sir. Pangako yan ng hindi totoo, sir. Yun ang hindi ako naniniwala. Marami ng pangako yan sa akin, sir. 1,000 na 1,000 salita niya, pangako niya, ni isa wala akong paniniwalaan. Okay. So Sir Domingo, so anong garantiya ni Lola ngayon na yung ipapangako mo sa kanya o ipinangako mo na sa kanya, hindi na po ninyo i-break, tutuparin niyo na po? Opo, opo. Ano po? Ano po yung garantiya? Okay, hanggang buhay ko na. Ano po? Kasi sir, makukulong ka. Kayang-kaya ka na may ipakulong. Hindi ko kailangan yung ano mo. Kaya dito na ako, sir. Uwi ka na? Oo, dito na ako sa bahay niya. Okay. So bukas, gusto ko mabalitaan kay Lola Gloria, ikaw ay nasa bahay niyo na. Opo, opo. Kapag wala ka sa bahay niyo, papupuntahan ko sa pulis yung kinaroroonan mo kasama yung kabit, pareho kayong arestuhin. Oo, opo. Okay? Okay, oo. Lola, okay na. Pero kung ano babalik? Bukas. Andun sa bahay nyo? Hindi, kasi nandito ako sa Caloocan City, sir. Saan po? Bukas pa ako uuwi. Kaya nga po, pag uwi nyo bukas, nandun na siya. Madadatnan nyo na siya. Nag-aantay na siya doon. Pag halimbawa, Lola, umalis ulit siya at nabalitaan nyo, pumunta siya ulit sa kanyang kabit, tawagan nyo kami, i-ready nyo po yung marriage certificate, papakita natin sa police, arrestuhin sila on the spot. Hindi, kasi... Gusto nyo ba siya makulong? Oo! Kung gusto nyo makulong, kaya natin gawin to. Basta, sabihin nyo lang kung saan siya naroon pag matsempuhan natin kasama si Betka. Kasi sir, hindi ako naniniwala sa ano nang ganyan. Ilang beses na, hindi na libo-libo. Kaya nga po, Lola. Kaya nga po, Lola, nangako siya ngayon sa atin. Pagbigyan natin. Kung sakaling sinuway niya itong pangako na naman at napako, ipakukulong na natin. Nagiginig ka, Sir Domingo? Opo, sir. Ito po yung last chance bago kayo makulong. Kung na po. Okay, so hindi niyo na po ulitin. Sige po. So bukas, sir, andun ako kayo sa bahay ni Lola Gloria. Sir. Nandito ako. Okay. So at hindi na po kayo pupunta diyan sa 68 years old. Hindi na po. Anong pangalan po ni 68 years old? Tising. Missing? Tising. Tasi. Opo. O, saan po nagtatrabaho si Tasi? Walang trabaho. Matanong ko lang. Maglalaba lang. Sige, bakit mo nagustuhan si Tasi?
Ba't mo ginusto? Saan mo siya nakilala, sir? Doon sa Juan, Lingayen. Sa Lingayen? Opo. Paano kayo nagkakilala ni Casey? Ano yun, nilapitan mo siya? Nagkita kayo sa kalye, paano? Opo. Ha? Pamangkin niya, sir. Ah, pamangkin? Oo. Jesus Mario Sep. Nakiki, ano sa kabit niya, hindi na nahiya yung mga anak ng babae na lulo nila yung kinakabit ng tatay nila, nanay nila. Yun, dapat sana yung mga anak ng babae rin, sawayin nila. Hindi! Ako pang aawayin ng mga kabit niya, ng anak ng kabit niya. Kinukonsinti? Oo. Sabi niya sa akin, mabaho na raw ako. Kaya ayaw na raw sa akin ng asawa ko. Biruin mo yun, sir? Pamangkin pa man din, Sir Domingo. Opo. Oo. Oh. Sus, Mariusa. Pagkikin nyo, patawarin mo na. Patawarin ako. Patawarin? Ayaw ko nang babalik. Marunong kang humingi ng tawad pag nandito ka na sa presinto, pero pag wala ka sa presinto, gawin mo ang gusto mo, sabi mo sa akin. Hindi, asawa. Ay! Mahal kita. Mahal? Hindi mong malaki. Yung mahal na sinasabi mo. Ako. Oh, what's up, ma'am? Ma'am, okay. All right. So, Sarah, yung pong inyong pangako, huwag pong mapapako dahil kapag napako yan, alam mo na ang susunod yan, kalaboso. Okay, sir? Opo. Opo. Okay? Nasaan ka ngayon, sir? Nandito kami sa bahay na dito. Pangasinan? Dito sa barangay Mangin. Kailan po balik nyo sa Pangasinan bukas? Hindi ko pa alam, sir, kung makababalik ako bukas kasi pupuntaan ko pa yung anak ko dyan sa Pasay, sir. Okay. Gusto mo pupuntahin natin din si Lolo para siya humingi ng tawad sa'yo? Malayo kasi eh. Hindi, pwede naman siya mag-boss. Para pagbatiin ko rito, tapos magpirmahan kayo sa barangay na hindi niya ulit. Hindi na, kung pwede sir, kahit na doon na sa barangay namin, ng pagpipirmahan namin. Oh, sige. Para ano. Sige, Sir Domingo, wag mo na ulitin ha. Opo, sir. Okay, so sabihin mo na yung pamangkin mo na tapos ng relasyon nyo. Opo. Okay. So, opo. Sir, asahan po namin yan. So ma'am, okay na? So meron kang gusto sabihin, last word kay Sir Domingo? Ano gusto mo sabihin sa kanya? Pag hindi na nga ako, sir, talagang iwawal ko dito. Pakulong natin? Oo, pag hindi tinupad yung pangako niya. Okay. Sir Domingo, pag hindi niyo po tinupad ang pangako, kulong po kayo, sir? Opo. Okay. Wala na, last chance na ito, sir. Last chance, opo, opo. Kahit so, na matanda na, sir, pakulong ko siya. Pag bumalik pa. Oh, naku, mahirap makulong isang matanda na, sir, ha? Delikado ka pag na ikaw ay napunta sa loob ng kalaboso. So, sir, huling mga statement gusto mong ibigay kay Lola? May gustong sabihin? Wala na, sir. Hindi, meron kang gusto sabihin na pangako. Mangako ka ulit, one more time, kay Lola. Basta hindi na ako babalik. Asawa. Ba't asawa tawag mo? Hindi ba tawag mo sa kanya, darling o sweetheart? Asawa. Asawa? Hindi. Asawa ang tawagan niyo po? Hindi yung... pangalan? Asawa. Ah, okay. Sige. Sige po, Sir Domingo. Ha? Bukas po, andyan na kayo sa bahay ninyo at madadatnan kayo ni Lola Gloria. Okay, sir? Nandito ako. Po. Sir, salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Sir Domingo. Magandang hapon po, sir. Salamat din, sir. Opo. Okay na po yan, ma'am. Kapag namonitor nyo, wala siya doon at nandun pa rin siya sa bahay ng kanyang pamangkin na kinakabit niya, pahuli natin, okay? Opo. Salamat po, ma'am. Pero paano, sir, na ano, pag ano eh, bumalik, paano ko gagawin ang pag... Hindi, huwag na ang bumalik. Tatawagan nyo lang kami para hindi ka na magpagod. And then, tatawagan namin yung police doon. Susunduin kayo ng police. Kasa, siyempre, dahil yung marriage certificate ninyo. And then, pupuntahan ng police yung bahay nilang dalawa ng pamangkin at huliin sila. Okay? Opo. Salamat, ma'am. Salamat, sir. Maraming salamat sa inyong opo, lahat nito, sir. Opo. Okay. Kung saan tumanda? Doon na nagloko sa tatay. Oo. Mm-mm. Ang matindi pa nito, pet malo, sabi pa nga. E pamangkin? Pamangkin pa. Tapos kinukonsinti pa. Kinukonsinti? Mm-mm. E tama nga naman si Lola. Ayaw ko lang makipagsiping sa'yo. Gusto ko lang makita yung presence mo na nandiyan ka. Tama safe. Nga naman yun. Na safe. Ang masakit kasi dito, yung sinasabi nga ni Lola, pag malakas itong si Lolo, andun siya sa pamangkin. Mm-mm. Pag may sakit, ganun, ugo-ugo, magkarayuma, pupunta kayo wala para magpagaling. Pag gumaling, Ariba ulit. Ariba ulit.
Okay. Si Lolo, okay, Idol, para sa ating isa pang sumbong ataksyon, nandito si Miss Susan Sumaria at mga anak, Idol, na is niyang makausap ang kanyang asawa na hindi nagbibigay ng sustento sa kanila. Okay. Sige. Meron, ay, may minor dito, ano? Huwag napakita yung minor. Sige, si Ma'am Susan. Magandang hapon po, Ma'am Susan. Magandang ilang hapon. Taon po yung mga anak nyo? 17 at saka 12 po. Okay, para hindi papakita yung mga bata, dahil minors, hindi po nagbibigay sustento itong si Sir Roger? Opo. Gaano katagal? O bali, nung 2008 po, nagpapadala po siya ng bali sa loob na isang taon, tatlong beses o apat na beses po. Tatlo o apat na beses sa loob na isang taon? Opo. Tapos, ano nangyari? Bakit ganun? Ano ba trabaho nito? Ano po? Mechanic engineering. Oh, engineer? Eh, malaking sweldo. Mr. Roger Sumaria, magandang hapon po. Sir, yes, sir. Yes, sir. Sir, andito po si Mrs. Kasama po yung dalawa niyong anak. Sige, sir. Nakinig ako, sir. Oh, ma'am, kausapin niyo po siya. Hindi. Sir, hello, sir. Sir. Sagutin ko muna yung sabi niya, sir, na engineer, sir. Mechanic, automotive mechanic na ako, sir. Hindi ako engineer, sir. Okay, sige, mechanic. Sige. Yes, sir. Malit na matsakyan, sir. Hindi ako engineer, sir. Okay. Ganun na rin yon. Kahit na hindi ka engineer, kailangan tuparin mo yung obligasyon mo sa iyong pamilya na magbigay ng suporta. Di ba, sir? Kahit paunti-unti. Simula nung binintay yung bahay, sir, doon ako nagpababa ng padala sa kanya ng pira, sir. Pero dati, buto lang pinapadala ko sa kanila. Alam niya yan. Alam ano na po? Anak ng dalaga yan. Alam ng anak ng babae, panganay. Ma'am, kausapin niyo po siya. Hindi po, Roger. Ikaw po yung nagpabinta ng bahay kasi sabi mo sa akin, bili ng panibagong luti sa highway kasi magsarili ka na lang ng talyer. Tapos ngayon, ibibintang mo sa akin? Susan, kaya sabi ko sa ibinta, sabi ko sa iyo, wag mo ibinta ang bahay hanggat di nakakita ng pisto, di ba? Yan ang sabi ko sa iyo. Huwag na bumalik ako ng Saudi Arabia. Anong ginawa mo talaga binibinta mo? Alis, umalis ka doon, gusto mo umalis doon. Pero karayo, binabato ka ng kailong, kaya anong lang binabato doon sa bahay. Wala kang kaibigan doon sa lugar. Wala naman, hindi naman totoo. Sinungaling ka talaga, Roger. Ikaw ang nag-desisyon na ibinta yung bahay. Huwag mo ibinta sa akin. Ma'am Susan, ano yung binintang bahay? Yung binintan ano po, yung sir. Niya? Yung umuwi siya noong 2010. Opo. Pagkalibing ng tatay niya, nag-desisyon po siya na ibinta yung bahay. Sabi niya, love, ibinta natin yung bahay. Sabi ko, bakit? Sabi niya, para makaibili ng panibagong luti sa highway. So magkano po yung napagbenta sa bahay? Ano po, 750,000 po. Okay, saan po napunta yung pera? Sa akin lang po. 750? Opo. Okay, ano pong ginawa niyo dun sa tapos, 750? Tapos ano, pinalipat niya kami sa Dipolog. Ano pong ginawa niyo dun sa 750? Panggastos po. Ubus na yon? Hindi pa po. Ano, bali, pinatayo ko ng bahay dun sa Sikihor po. Bahay lang po, nag-uupa lang kami sa luti po. Ah, nagpatay ka ng bahay? Opo. Tapos yung iba, yung lote inupahan nyo? Opo. Uy, tapos sandali, yung sandali, ano? Sandali. Parang wrong mistake ata ho yan. Nag-invest kayo ng pera sa isang lote na hindi nyo pag-aari na anytime, pwede kayong paalisin doon kapag nag-expire na yung contract sa lease. Eh, hindi. Wala na po kasi akong pera, sir eh. Dapat mang kumusulta muna kayo sa abogado. Inano ko na lang ma'am, yun. Ma'am, sandali. Meron kang mali dito. Huwag ka sana ma-stress. Meron ka bang hawak na lease contract? Wala po. Wala kang hawak na kontrata? Wala pong kontrata yun. So nagpatayo ka na ng bahay doon na hindi mo pag-aari yung lupa? Ganun lang? Yun ang gusto ng may-ari. Alam mo ba na pwede kang palayasin doon anytime? Opo. O, ba't mo ginawa yun? Hindi ka man nang kumusulta sa abogado. Sir Roger... Yes, sir. Ganig ako, sir. Alam mo itong nangyayari ngayon? Naiintindihan mo ito? Na nagpatayo pala yung binigay na pagbenta ng lupa nyo ng 750,000, itinayo niya ng bahay sa isang property na hindi nyo pag-aari. Pwede kayong palayasin doon anytime. Hindi ko maalam yan, sir. Hindi niya naalam yun, sir, kasi wala siyang pakialam kasi dahil dito sa kabit niya. Ayun. May mga okay. Anak na sila. Kasi sir, kung binibigyan mo lang sana siguro ng guidance si Mrs., wala siyang kaalam-alam sa mga kalakaran, eh baka hindi nangyari ito. Anyway, sandali po, Sir Roger. Ma'am Susan, first things first, tutulungan kita rito. Opo.
dehado ka rito. Kilala mo yung may-ari. Mabait naman po, sir. Ma'am, hindi. Mabait siya kayo. Hindi natin alam panahon. Pwedeng bukas, pwedeng next month, pwedeng next year, hindi na siya mabait. Kasi sir, ano, lahat ng nakatira doon, walang kontrata, hindi naman niya pinapaalis. Maski na, ma'am. Maski na. Or kung ako sa'yo, pwede mo bilhin na lang yung lupa. Kasi ma'am, hindi niyo pag-aari yung lupa eh. Oo nga. Paano ma'am kung halimbawa, nagka-emergency, gusto mo ibenta yung bahay na yun, hindi mo pwede ibenta. Kasi ano sir, may bibili sana doon sa buong lupa niya, hindi na binibenta kasi nandoon kami nakatira. Bali, apat kami doon. Kaya ma'am, kung halimbawa ibinenta niya yung lupa, kung halimbawa nagbago isip niya, ibinenta niya kung kanino man Poncio Pilato, yung nakabili ng lupa, pwede kayong i-evict kasi wala kayong hawak na kontrata. Pwede sabihin, iti-take over ko na to, ako nang may hawak ng titulo, lumayas na kayo rito, Susan Sumaria. Nag-guess niyo po? Opa. So, kaya wala po akong magagawa. Ma'am, sandali, lubos-lubosin kong tulong. Okay pa. Kung gusto niyo pong magpatulong, kung ayaw niyo magpatulong, hindi kita tutulungan. Ang tulong na ibibigay ko sa iyo outright, kakausapin natin yung may-ari ng lupa na gumawa kayo ng lease contract, ipapaabogado natin, danat sa legal, na magkakaroon kayo ng pirmahan kung ano po yung nakabubuti for both parties. Kukonsulta tayo sa abogado. Sa ngayon, ma'am, dehado ka. Alam mo yun? Apa. Mabait nga si may-ari ngayon. How about tomorrow? Pwede yung magbago ang panahon. Mag-asawa nga ma'am, may nag-aaway, di ba? Yes. Pag nag-aaway mag-asawa, pag naghiwalay, yung mga malalaswang picture, pinupost pa sa iyo social media, yan pa kayo, hindi mo naman kaano-ano. Okay, ma'am? Opo. Now, Sir Roger. Sir. Oh, yung suporta ng mga anak mo, paano? Paano ngayon, sir? Tayo siya ng kaso sa akin, sir. Ano po? Nagpayo siya ng kaso sa akin, sir. Paano pa kung makapagtrabaho ngayon? Wala akong trabaho ngayon, sir. Kahit inbiyay ko, hindi ako makakuha. Eh, kaya siya nag-file ng kaso kasi naging pabaya kang ama ko. Hindi ka sana naging pabaya. Eh, wala ka sana ng kaso. Natural, kahit na sino siguro sa ginawa mong yan, eh, makapag-isip na gumante at para naman makuha yung atensyon mo. Hindi kasi, sir, eh, hindi naman sa pabaya, sir. Na ano lang ko sa yung mga naipundar namin kaysa wala kasi ako nakita eh. Ano kaya, po? Siyempre kasi yung mga naipundar namin wala akong nakita pa kaya siyempre kahit sino naman nalaki. Okay, sige. Bukod pa po doon sa lupa na binenta ng 750,000, ano pa ma'am yung mga naibenta mo? Yun lang po, sir. Yung bahay na yon nung pag-alis niya 2005, ano lang yun po, sir? Hindi pa tapos. Hindi, ma'am. Yun sa mga nabenta lang kasi tulungan kita rito. Pa. Okay, bukod doon sa 750, ano pa yung mga ari-arian? Kasi sabi ni Sir Packets Roger... Packets na yun, sir. Packets na yun sa, ano, sa mga gamit. Hindi, wala ka na ibang ari-arian. Wala na po. Yun lang. Yun lang po. O, Sir Roger, yung kini-question mong wala ka nakita sa mga ari-arian mo, yun na po, naibenta na lahat 750,000. Hindi, iba yung motor, sir. Separate yun, sir. Ano po? Hindi kasama nun sa ano niya. Naiba niya sa pagbinta sa kapatid ko pa rin, sir. Ano pa po yung mga ibenta na ibang naibenta? Sa motor pa. Ang motor pa, sir. Motor pa. Ano pa? Lahat ng mga appliances, hindi ko alam kung package deal na yun doon sa harap ng bahay. So yung sabi motor... Niya, excuse me po. May motor pa, sir. May motor pa ko na single, sir, dito, sir. Okay, so... Yan lang po, sir. Ma'am Susan, ano nangyari sa motor? Ah, sir, bumili po siya ng motor. Ma'am, pakisagot lang. Ano po nangyari doon sa motor? Pinabinta niya po. Kasi para may magamit daw po kami. Kasi nung time na yun, buntis na yung kabit niya. Magkano po yung motor? Ano? 16,000 po. Saan po na po tempera? Sa akin po. Kasi pinabili namin ng pagkain. Ah, kasi wala siya binibigyan ng support. Oh, kasi sabi niya sa akin, tumawag siya. Sabi niya, ibinta mo muna yung motor lab kasi para may magamit kayo. Oh. Sir, alam mo, may pagkabalas ubas ka rin. Sorry, sir, ha? Kini-question mo yung mga perang na pagbentahan ng mga ari-arian, eh yung mga perang yon pinanggamit nila sa pakanilang daily survival dahil wala ka nang pinapadalang suporta. Kinkoy ka rin, sir, ano? Kanila, hindi ko nahanap yun. Hindi ko nahanap yun, sir. Hindi ko nahanap yun. Kailang sa ngayon sa pangyari. Kaya mayroon silang pera. Wala na nga, sir, pera dahil yung 750,000 na pinagbenta ng bahay, andoon na, eh, pinatayo ng bahay sa isang property na hindi pag-aari ninyo. Wala, sir. Mayroon pa, sir. Hindi lang yan, sir. Sabi niya sa akin, sir, pumutas lang ng Cebu, sir. Ano po? Pumutas lang ng Cebu. Sabi niya, pumutas lang ng Cebu, sir. Nakatira na naman sila sa Cebu before the cure. Nagbili siya ng lupa doon na may titulo. Pagpapadala pa niya ako ng pira sa kanya. Saan pinatayo ng bahay? Saan ngayon ang bahay sa Cebu? Nasa secure siya na nakatira. Hindi ko alam, secure sila nakatira. So, meron kang binilang bahay doon sa Cebu, ma'am? Wala, sir. Nangupahan lang kami doon ng apartment. Okay, so saan na po yung nangupahan kayo ng apartment? Oh, doon. Bago kami nagpunta ng Sikihor. Okay, yung bahay, sandali.
Ano nangyari doon sa bahay na ipinatayo mo? Wala kaming bahay sa Cebu, sir. Hindi, pero di ba sabi mo meron kang bahay na ipinatayo mo sa lupa? Anong pangalan ng may-ari? Sa Siquijor po. Hindi, eh, hindi ko alam kung saan po. Saan po lugar yun? Sa Siquijor po. Wala kaming bahay sa Cebu. Yung sinasabi na sa Cebu. Hindi, kaya nga po, yung bahay na ipinatayo mo sa, na hindi pag-aaral yung lupa, na-follow niyo po. Opo. Sino po nakatira doon ngayon? Wala po. Kasi nandito kami. Bakit din nyo tinitirahan? Ipinatayo nyo? Hindi. Pumunta po kami dito sa inyo, sir. Ah, pero doon kayo nakatira ngayon? Opo. Pumunta lang kayo dito para magsumbong? Opo. So pagkatapos nito, babalik din kayo doon? Opo. Nung pizza uno pa kami dito. Ah, okay. Eh ano yung sinasabi ni Sir Roger yung sa Cebu naman daw, property nyo? Wala kaming bahay doon sa Cebu. Nangupahan lang kami doon, sir. Kasi nung bakit kami... Pero wala na kayo doon sa Cebu? Wala na po. Ito na sa Siquijor ang opo. Permanent address nyo? Opo. Okay. Sir Roger, pinaikot-ikot mo kami. Magbigay ka na ng support. At kung hindi, sir, pakukulong ka namin. Sir, kasi... Yan, ako, sir. Walang problema. Support naman ako, sir. Patrabaho niya ako, sir. Patanggupan ako, sir. Okay. Ano ko makapagtrabaho ngayon, sir? Hindi, sir. Kahit may trabaho yan, hindi nagbibigay yan. Kasi... Ngayon, ganito gagawin natin. Ma'am, excuse me. Di ba may anak siya dito sa kanyang karelasyon ngayon? Dalawa. Okay. Tapos yung kabit, may dati ng anak ko. Okay, sir. Ang matibay na ebidensya dyan ay yung anak mo sa bago mong kinakasama. So base dyan, mapapabilis yung pagka-aresto sa'yo. Makukulong ka, sir. Makukulong ka. Sir. So ang pinakasolusyon dito ay mag-usap kayo ng mahinahon na masinsinan ni Ma'am Susan para hindi na lumaki tong gulo. Nagets mo? Willing na ako, sir. Magkipag-anustan niya, sir. Nabig naman kaya ng willing ako magkipag-regulo. Good. Wala ka naman talagang choice, sir, eh. Talagang dapat makipag-ayos ka dahil kung hindi, maglalanding ka sa kalabozo. Okay? Sige, newsbreak tayo. Sir, wag mo ibaba ang telepono. Ipagpapatuloy ko yung pag-uusap niyo sa telepono sa kabilang booth dahil mag-newsbreak lang muna kami. Ma'am, tuloy natin sa kabilang booth yung pag-uusap. Newsbreak lang muna tayo. Okay, ang bahaging ito ay atid ng Tough Mama Home and Kitchen Appliances, Kumeya 3Q, siguradong quality, quantity at quick cook, masarap talaga. Sirio Carne Norte, family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, at ng Cellboy is our boy. And ng mi goreng ng Indomie siksik liglig at nag-uumapaw sa sarap, number one sa puso ng mga OFW, available in all leading supermarkets nationwide. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo, ipaalag ang clean fuel mo na, clean fuel, quality for less. At hanap po ba ay honest at magalang na driver, malinis at bago masasakyan, mag-grab ka na dahil siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Stressed ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian na superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. Samantala, natatakot ka ba sa cyst, tumor at mga bukol sa inyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala, uminom na ng Sansone Plus Herbal Capsule. Ang Sansone Plus Herbal Capsule ay napatunayan ng mga eksperto na makakatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng tumor. Kaya uminom na ng Sansone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Kaya mga kapatid, bumili na ng Sansone Plus Herbal Capsule sa mga suking botika. Mga mommies, ang number one CDO Carne Norte, 15.50 na lang SRP ng 100 grams. Meaty, malasa at ang gisadong sarap na lalanghap. CDO Carne Norte, ang sikretong sahog ng madishkarte. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Silymarine parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level.
Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang Silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw, salagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol, kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Santon Plus Herbal Capsule na. Magbibili sa mga butika. Matanong ko nga kayo, ano ang paborito nating ihanda pag may birthday? Binyag o kahit ano okasyon? Walang duda, pansit, di ba? Kahit pang araw-araw na partner sa kanin, pag nakita sa karinderya, pansit ang pipiliin kaysa sa iba. Kaya kung gusto niyo ring makasiguro na masarap, malinis at de kalidad ang pansit na kakainin niyo, isa lang din ang nakasanay na, Comeya 3Q. Mahigit 22 years nang gumagawa ng bihon, palabok at sutanghon ang Comeya 3Q. Mula noon hanggang ngayon, Comeya 3Q tayo. Comeya 3Q bihon, palabok at soronghon noodles ay ginagawa sa pinakamalinis at ligtas na paraan. Meron po kaming HACCP certification at ISO certification. Tuloy-tuloy po ang paggawa natin ng masarap na pansit para sa mga Pilipino. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. At nagbabalik po ang programang Wanted sa Radyo, ang kakampi na mga inaapi. Bago po sa lahat, nais ko pong pasalamatan lahat po ng nakamonitor sa aming Facebook Live. Si Sanji Heredera, Tom Oha, Rochelle Pastor, Isaias, Heramay, Margarita Bueno, Aiko Lozares, John Lungez, Mario Macanlalay, Rafi Suarez, Ludovico Bulan ng Taiwan, Jeannie Agustin, Janet Gordora, Ronnie Andrade ng Malaysia, Olivia Pajero, Gemma Santos, Becky Fuyoka, Elena Nicolas, Charmy Koizumi ng Japan, Dets Hidalgo ng Rome, Italy, Fajardo Topping, Benji Rogelio ng Sydney, Australia, Lopito Balagtas, and Eteam Gregorio and Elsie Castillo ng Brunei, and si Sally Kiguchi. Gusto ko rin na i-congratulate ang ating cameraman sa kanilang bagong bouncing baby girl na si Kuya John Lisan.
kapapanganak lang idol ng misis ng ating cameraman na si Sir John, Kuya John Lisan. Ah, congratulations. Bouncing baby girl. Congratulations. Okay, idol, bago sa lahat, may panawagan po tayo. Itong wallet po na ito ay naglalaman po ng $1,770 at $100. $300 Australian. Overall, idol, ito ay naglalaman ng $18,584.47. Wow. Sino ba yan eh? Ang nagsoli po nito, idol, ay si Mr. Solitario Lantaco. Reward taxi na may plakang UWC-868. Laking pera, yes. To. 18,000. Ang may-ari po niyan, idol, ay si Mr. J. Marlex Dumas. Okay. Okay. Yeah. Idol, sa ating sumbong at aksyon, nandito si Juvie Ann Lima. Nais niyang makuha ang mga gamit ng kanyang naipundar na ayaw ibalik ng kanyang live-in partner. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Juvie. Magandang hapon po, sir. Hiwalay na ho kayo ni Sir Gilbert. Opo. At gusto mong buhayin yung mga gamit. Opo, yun lang po yung gusto ko, sir. Sir Gilbert, magandang hapon. Sir Gilbert Utilano? Sir? Good afternoon po, sir. Sir, andito po si Ma'am Juvie. Kilala mo siya, ano? Okay po. Apo. Sir, yung mga gamit daw niya, gusto niya makuha? Andito lang po yung mga damit niya, sir. Oh, sige po. Yung double burner stove, gasol, bidyoke. Ay, yung po ang ano, yung pong, yun nga pong hindi ko nga po, sinabi ko po na hindi ko bibigay. Yung mga damit niya po, ibibigay ko kasi sa wala naman po talaga yung ginawa kong masama eh. Sa, siya naman po yung may dahilan eh. Kaya, hindi, pero yung gasol po, siya ang bumili niyan? Ay, hindi po. At sasama po kami nung binili yan. Halos marami po makapagsupatunay, sir. Kasi pumasok po kami doon sa amo ko. Wala kaming gamit. Nung ano na yun, time na yun, nagkaroon akong trabaho, doon po namin naipundar yun. Okay, pinundan yung dalawa. Yung video, okay? Opo. Ayun po. Ayun po, nangutang pa nga po ako. Pinangutang ko pa nga po yun, sir. Na, ganito lang gawin natin, sir. Sir, ganito lang gawin natin para mapaiksi tayo. Yung po mga damit niya, ibibigay nyo, no question. Apo. Given apo, na yan. Now, now, sir, since itong gasol, sabi mo, itong double burner stove, bidyoke, cabinet, kama, naipundan yung dalawa, so ibig sabihin, 50-50 kayo sa ownership niyan. Ma'am, ako lang. 50-50 kayo sa ownership niyan. So, pinakamaganda niyan, ipa-assess nyo na lang kung magkano ang value ng mga gamit na yan. Then, babayaran mo siya ng cash. Kung halimbawa, okay, sir, makinig ka lang muna. Halimbawa, yung gasol, ang halaga niyan is 1,000 second hand, pagbinenta. So, babayaran mo siya ng 500 at mag-stay ng gasol sa iyo. Otherwise, ibibenta mo lahat mga gamit na yan, paghatian niyo yung proceeds. Di ba? Okay. So, okay sa inyo, ma'am. Sir, sa totoo lang po, sir. Ma'am, hindi. Opo. Alam ko na sabihin mo. Alam ko na. Magpipilitin nyo na ikaw talaga may-ari. Hindi pero po. Ma'am, kasi nagsama kayo. Opo. So parang conjugal na rin po ito. Opo. Dahil through the years, ilan taon kayo nagsama? Magdi 3 years po. O 3 years, you lived opo. Almost like husband and wife. Opo. So lahat ng mga nandoon, ari-ari andoon, hati kayo opo. Noon, sharing kayo, maliban doon sa mga damit. Opo. Diba? So therefore, pag kayo po'y nagkahiwalay, dapat po, hati na kayo. Opo. Maliban na lamang kung halimbawa yung kotse, opo. Nakapangalan sa iyo, binigay mo sa kanya, eh sa iyo lang yun. Opo. Yung masama nga po, sir, tumawag po sa akin yung barangay, sir, barangay Tanod nila dun, sir, na pinapabayaran po sa akin kasi sinanglan ay binenta daw po sa kapatid niya kay Ate Maris yung mga gamit ko na ano na halagang 10,000. Kailangan ko daw po, sir, bayarin yung 10,000 para daw po makuha yung mga gamit ko. Hindi, wala kang babayaran. Wala siyang babayaran na Sir Gilbert, tama? Opo, ganun po ang mangyayari. Walang kung babayaran. Ano po, ako na pala, kung... sige, okay na. Wag mo nang problema yung tanod. Ako nang sasabi. Makuha mo yung gamit mo. Ngayon, pumayag naman tong si Sir Gilbert, 50-50 kayo sa mga appliances, opo. Sa mga furniture. Tapos, kung kailangan ibenta, ibenta yon paghatian yung opo. Kita. Kung hindi, papa-assess nyo kung magkano yun, opo. And then, babayaran na lang sa iyo ni Gilbert yung okay share po. Mo. Okay? Opo, sir. Ganun sa barangay. Sasama opo, namin sir. Kayo. Opo. Okay, Sir Gilbert. Sige, sa barangay na magkita-kita. Ano po, sir? Okay po, sir. Salamat po, Sir po, Gilbert. Sir. Opo. Baka po sa bukas o sa makalawa?
Okay? Okay po. Salamat po sa Gilbert. Magandang hapon po sa inyo. Ganun lang po, ma'am. Okay na yan. Thank you, sir. Maraming yes, salamat yes, po. Okay, idol. Sa ating next na sumbong ataksyon, nandito si Richelle Ipapo. Reklamo niya ang kanyang misis na isang pulis tungkol sa pangangaliwa nito o ipinagpalit siya sa kapwa pulis nito. Aray ko. Pulis si misis. Opo, sir. Nako, hindi mo basta-basta itong harasin. Opo. Delikado ka. Magandang hapon po, sir. Richelle? Richelle. Richelle po. Richelle. Opo. Okay. Kasal ho kayo ni misis? Opo. Opo, idol. Okay. May mga anak po kayo? Isa lang po, 10 taon po. 10 years old. Anong ebidensya meron kayo na si misis, si P1? Ay, yung mga Pablo picture po. Tapos mga iba po, mga conversation po namin ng mga pamilya ni Ragundin na meron po nagbibigay po sa akin. Okay. At kayo na po ang nagpapaaral sa inyo, misis? Opo, sir. Nagpaaral para maging pulis? Yes, sir. Nag-una po, nagtinda po ako ng baseball, sir. Nagtinda ko kayo ng? Baseball, sir. Fishball? Yes. Para mapaaral si misis? Para po, mapag-aaral ko po yan. Sabi ko po sa kanya, mami, mag-aaral ka. Para umangat po yung buhay natin. Sabi ko po sa kanya, ganun. Eh, nung nakatapos naman po, eh, bigla akong... Iniwan ka? Iniwan po ako sa ere, sir. Sa tweet po, sir, nag-file po siya ng annulment ngayon na hindi ko po alam. Karapatan niya po yung mag-file ng annulment. Opo. Pwede niyo naman po i-contest yun. Opo. Pero ito pong pagkikipag-apid niya, sumama po siya sa iba. Yes, sir. Ibang istorya to, pwede natin siya pa-aresto. P1, Diana, Ipapo, magandang hapon po. P1, madam. Yes, hello po. Good afternoon, sir. Andito po si Mr., Mrs., Diana, Mrs. Oh. Ipapo. Sige po, sige po. Usap po kayo, sir. Usap kayo. Hello. Medyo mahina po. Edong, ba't ginawa mo sa akin to? Sige, sige. Ituloy mo lang. Ba't ginawa mo sa akin to? Bakit naman nandyan ka pa? Nag-usap naman na tayo ng personal. Ang tagal-tagal na. Hindi tayo nag-uusap. Hindi naman makakatulong sa pag-move on mo yung ginagawa mo. Alam mo naman. Alam mo, Edong, itong bata, yung bata kasi, ang tinitingnan ko, sinira mo ang buhay ng bata, yung pamilya ng bata. Sige, hindi ko marinig masyado. Kung hindi mo kayang buhayin yung bata... Ay, kaya kong buhayin yung bata. Sabihin mo sa akin, kaya ko. Mahingin ka sa akin, magbibigay ako. Ako nga, napag-aral nga kita, di ba? Napag-aral kita. Ma'am, sir, okay, magsunod-sunod. Siya muna pa pasagutin natin, sir. So, go ahead po, P1. Sorry po, kasi sabi ko, hindi pwede magsabay-sabay. Sige po, ano po siya sabi niyo, P1? Hindi ko kasi naririnig sa yung other side. Sige po. Sige po, ma'am, kayo po muna. Sir, ladies okay, first, okay. Pwede. Okay, okay. Para maliwanagan po siya, sir, ha? Kasi opo. Ano eh. So madam, bakit, po natin madam, yung pinagdadaanan niya. Madam, bakit po kayo nagkahiwalay? Ano bang naging problema sa relasyon niyo? Okay po. Matagal na po talaga. Bago pa po ako pumasok sa serbisyo, sir, ano na po kami niyan. Struggle na po yung pagsasama namin niyan. Hindi na po talaga okay. Una, sinasaktan po niya ako. Masyado po siyang obsessed. Masyado po siyang seloso. Yung mga pinagagawa ko, kung ano-ano po iniisip niya. Pero ang totoo, naka-goal-oriented ako. Gusto ko magkaroon ako ng maayos na trabaho para sa aming mag-asawa, sa pamilya ko sana. Kaso, hindi ko po siya makitaan ng pagpupursige at saka parang puro ako. Pero ma'am, sorry makasita. Naging pulis kayo dahil sa kanyang pawis. Nagtinda ho siya ng fishball para matustusan yung espesyo niyo. Paliwanag ko po yan. Ha? Paliwanag ko pong maliwanag na maliwanag yan. Sige po. Yung pag-aaral ko po na yan, palagay po natin na bilang asawa, binibigyan niya ako ng baon, tinapakain niya ako. Dahil asawa niya ako, responsibilidad po niya yun, di po ba? Okay. Pero sa pag-aaral ko, lahat po yun dinapang ko. Napakadami ko pong pinasukang organisasyon sa school ko. Scholar po ako. Wala po akong binabayaran. Ultimo miscellaneous ko, ginagawan ko po yun ng racket. Pumakanta ako kung saan-saan. Alam po yun ng mga tao kasi kilala po nila ako. Kahit po yung school ko, kilala po nila ako. Kahit i-search nyo po, napakadami ko pong organisasyon. Okay. Pagkatapos po, yung pagpasok ko sa serbisyo, paano pong naging pawis at dugo po niya yun? Eh, kung alam niyo lang po kung gaano kahirap pumasok sa pagpupulis, ang training hindi basta madali, mahirap po talaga. Paano po saan po galing na sa kanya ng galing yun? Eh, lahat po yun. Sa pag-aaral ko, na mataas lahat ng grades ko, sa akin yun, di ba? Pagod ko yung pawis ko po yun. Inspirasyon ko nga sila nun eh.
ang nabibigay lang po niya sa akin noon, siyempre, kailangan niya akong bigyan ng baon, bigyan ng pangkain. Kasi siyempre, asawa ko po siya. Saan po ako kukuha na nag-aaral po ako? Sabay na nagko-call center ako. Ang dami kong racket. Kahit sino pong tanongin niyo, nakaklase ko. Okay. Pero ma'am, sinasabi niya, matapos daw kayong makapasa sa pagiging police, nagbago na po yung inyong ugali at hiniwala niyo siya at ngayon nagpapalik yan ng annulment. Ganito po yan. Kasi po bilang babae, bilang misis, ayaw po talaga nating masira yung pamilya, lalo na po sa harap ng bata. Hindi po kasi kami nag-aaway niya ng verbal, ng sigawa, ng gano'n. Hindi po gano'n eh. Pero sa aming dalawa sa isa't isa, alam namin hindi na nag-work. Hindi nga po ako pumapayag na magpatabi. Alam niyo po yung gano'ng pakiramdam? Dahil sino ayaw po magpatabi? Kayo o siya? Ayoko siya po. Na. Kasi wala na. Hindi na po kami gano'n. Hindi na po kami gano'ng yung nagsasama gano'n. Buntis kasi po yan, po, sir. Yung bang parang... Okay, pero ma'am, masyado mahaba na kayo. Pagbigyan naman natin si sir. Kasi ang sinasabi niya, kaya ka naglumalamig na dahil meron ka ng iba at buntis ka ngayon. Sir, ikaw naman, sir. Opo, buntis po siya ngayon. Mga 7 months na po, sir. Ako, delikado ka, P1. Alam mo yan, you should know. You know better na yung pagbubuntis mo sa ibang lalaki at meron kang asawa, napakadali mo na pong makasuhan dyan. Suwak na suwak yan. Pasok sa banga, sabi pa nga nila. Opo. Meron na po ba siyang patotoo about dyan sa hearsay po na yan? Hindi, kasi ma'am, kapag pinanganak yung bata, opo, ipapadina i-test ng korte yan. Pag lumabas na hindi sa kanya yan, yari ka. Pero kasi ganito po yan. Diba? Ano po ba ang hinabol niya dahil po dun sa kasal? Okay. Ano ang hinabol mo, sir? Liwanagin mo. Ano po ba ang kailangan po niya? Ano po ba ang hinahabol niya? Ang hinahabol ko rito, yung sinira mo yung buhay ng anak mo. Sinira okay. mo. Pangarap ng talaga anak ba? Mo maging... O yung pag-move on mong hindi talaga ma-ano. Sige. Ano pa? Yung buhay nga ng anak mo. Sabi nga paano buhay ng anak ko? Willing nga akong ibigay lahat dyan. Ikaw ang nagdadamot. Ayaw mong ipakita sa akin. Ayaw mo nang tanggapin padala ko. Paano ipapakita? Hindi. Ba't ano? Ikaw ang hindi umuwi sa bahay? Hindi paano ka umuwi, di ba? Di ba kasi walay na tayo? Adi lalo ka na namang aasa na tayo na namang once na umuwi ako. Ito yung uuwi nga ako. Lagi mong nasa isip. Okay tayo. Kahit na nagpaalam na ako sa iyo dati, nahiwalay na talaga tayo. Wala kang sinasabi sa akin, nahiwalay tayo. Ano, wala. Nag-usap pa tayo sa bahay. Wala. Mo. Harapan tayo. Sabi ko, mag-usap tayo. Wala. Wala, Edong. Wala. Diba? Yan ang problema sa'yo. Hindi mo matanggap. Binabaliktad mo. Ilang beses ko na bang, ano bang kailangan kong sabihin para matanggap mo na wala na talaga tayo. Wala nang pag-asa. Kahit gamitin mo yung bata, hindi naman kita hinahabol. Hindi mo itigil lahat sa bata. Hindi kita hinahabol. Ano nga bol mo? Gusto mo matanggal ako sa trabaho. Pag natanggal ba ako, kaya mong pag-aralin ng kolehiyo yung anak mo? Ay, bakit hindi? Ikaw nga, nasuportahan kita kahit konti eh. Yung anak ko pa kaya. Ano sinasabi mong suporta na yan? Responsibilidad mo yung bilang lalaki at asawa kita ng pagkakataon na yun. Pero ang pagtatapos ng isang tao, nasa individual mismo. Tapos nagpahit ka ng annulment, hindi ko alam. Sinabi ko din sa'yo yun sa chat. Wala akong wala. Wala kang sinasabi. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Yung Facebook gusto ko, hinak mo. Natin lahat hinak ng mo yung Facebook ko. Chat na yan. Hinak yung Facebook mo? Opo, sir. Tapos, bakit niya hinak? Anong nangyari? Sa mga paninira ko raw po, sa pagpapadala ng mga picture, sir. Alam mo, P1, matatanggal ka na, makukulong ka pa rito. You know that, P1 ka at pulis ka. Naku, yan nga po, lagi niyang pinapanakot. Bakit? Paano po kayang ipapaliwanagan yan, sir? Eh, katulad po, alam mo, alam mo, ma'am, maayos ng annulment. O, para maayos ng problema, mag-usap kayo ng masinsinan. Dahil kapag hindi na siya nagreklamo, pag walang complainant, walang kaso. So right now, there is a complainant. Kapag siya ay tinulungan namin, sisiguraduhin namin na may kalalagyan po kayo. Ma'am, base po sa mga ebidensya ipipresenta namin sa korte. Tingnan niyo din po kasi both sides, sir. Kasi ano po, matagal na po talaga kaming nag-usap ng maayos niyan, sir. Naintindihan ko naman po bakit naghahabol siya ganyan. Kasi syempre lalaki po siya. Pero kasi po, totoo kahit tanungin niyo po sa pamilya ko, kahit po yung mga nakapaligid namin, alam po ano? Nila. Okay. Po, mahina po kasi. Sige po. So ma'am,
alanganin po yung inyong sitwasyon dito. Naintindihan ko po yung sinasabi nyo, ayaw nyo na sa kanya, hindi naman kayo pwedeng pilitin kung ayaw nyo na talaga. Pero sana man lang, hindi ka muna nakipagrelasyon kahit kanino at hindi ka muna nagpabuntis. Yun po yung pinapoint out dito ni Mr. Ipapo. Nang sa gayon, wala siyang maikaso sa'yo. Kung halimbawa, nakipaghiwalay ka, ayaw mo na talaga, eh wala tayong magagawa. Bumukod ka ng bahay, magrenta ka ng apartment, tumira ka sa peres mo, pero huwag ka muna makipagrelasyon. Nagkataon na nakipagrelasyon kat nabuntis ka, ito ang naibuta sa'yo. Alam mo yan, pulis ka eh. Di ba, ma'am? Opo. Sandali lang po. O, sige po. No, ngayon, gagamitin niya yon ebidensya na ikaw ay nabuntis ng iba po, na hindi sa kanya at meron pa siyang pangalan at kilala niya kung sino yon, eh pati yung pulis na karelasyon mo, matatanggal. Dalawa kayo matatanggal. Dama yung isa. Opo. Eh, wala naman po patotoo na buntis po ako ngayon. Hindi naman po totoo yan. Hindi totoo. Totoo yan. Anong ebidensya kayo meron, sir, na buntis siya? Okay. Wala po, sir. Ah. Wala po eh. Puro picture lang po nila eh. Ah, P1. Oo. Oh. Gusto mo pumunta sa TV5, pakita mo kay Mr. Ipapo kung talagang hindi ka buntis. Maganda po, mag-usap na lang po kami personal kasi po yung ganitong mga problema, pwede naman pong pag-usapin kasi skandalo lang naman po yung hinahabol niyang ganyan eh. Ang totoo, kailangan po magpunta, kung kailangan niya, gusto niya makipag-usap ng maayos, ng totoo. Okay. Kasi totoo, kinakaladkad niya lang ako, gusto niya lang po ng ganyan eh. Kasi kung sa bata, magbibigay naman ako. Hindi ko ano kailangan ng sustento mo. Wala na rin naman. Gusto pa po ba niya ako makarelasyon? Ano po ba talaga ang gusto niyang habol pa? Gusto niya pong habol kasi po, tinaydo niyo siya, sinaktan mo siya, gusto niyang gumante at saktan ka rin. Po doon, matagal na po akong nagsabi sa kanya na wala na po talaga kami. Alam po niya yan sa sarili niya. Totoo po, may mga chat pa siya sa akin na salamat, salamat sa lahat, sorry sa lahat, sa pananakit ko, sa mga ganito-ganito ko. Sandali po, ma'am, sandali, ma'am, P1 na po. P1, sandali po. Merong ebidensya ka ba na nanakit siya? Napablatter mo ba yan? Pulis ka, dapat alam mo yun. Sigurado po yan. May mga nakasaksi po dyan. Hindi, pero alam meron po kayo mga blatter. Alam din po ng mga kamag-anak ko. May mga blatter po kayo. May mga medical certificate kayo. That time, wala po. Okay. Then, hindi counted yun. Kasi ma'am, ako galit okay na galit. Ma'am, makinig ka muna. Ma'am, makinig ka. Listen. Galit na galit ako sa lahat ng mga lalaki na nanakit sa kanilang mga misis, kanilang live-in partner at girlfriend. Agad-agad, outright, sinasabi ko sa iyo, ngayon mismo, kapag meron ka ebidensya pakita na blatter na palay kang binubugbog nito, palalayasin ko na dito sa programa ko. Right now, ganun po ako. Kasi nga po, sobrang galit ko sa mga lalaki na nanakit sa mga babae. Pero kung wala ko kayong mapakitang ebidensya at salita lang, eh tuloy-tuloy ang pagtulong ko dito kay Mr. Ipapo at ikaw makukulong, ma'am. Po, makinig po. Sige bawa po, yung mismong witness po na nakakita na sinasaktan ako, makausap niyo po ng kahit sa telepono. Ganun. Sir, nananakit ka ba? Sir, hindi po. Hindi po. Hindi ko po magagawa sa kanya. Napakamahal na mahal ko po yan. Okay. Ma'am, di ba, alam mo naman sa training mo mga pulis, yan ang ina-advise niyo sa mga tao na kapag kayo ay binugbog, magpa-medical agad, di ba, magpa-blatter? O ba't di mo ginawa? Pulis ka, sabi mo, scholar ka. Di, siyempre, pag scholar ka, matalino ka. Opo. O, siguro baka top of the class ka pa. Ba't di mo ginawa kung ano yung nakapaloob sa patakaran? Grabe. Para sa isang victim. Ano po yun? Mga siguro po 4 to 5 years ago. Maski naman, it doesn't matter. Opo. Kasi po tayo, pagkasi po mga babae, hindi naman po agad-agad. That time, hindi ko pa po alam yung mga ganong proseso. Pero kahit po itanggi, okay, naku Richie, alam mo yung totoo, oh my God. Pero sige, hayaan na po natin kung hindi po niya aaminin. Okay. Wala naman pong kaso sa akin. Ma'am, sabi ko nga sa'yo, kung talagang nananakit siya at meron ka ebidensya, med cert, blatter, ngayon mismo, palalayasin ko to sa studio. Pero hanggat wala, then tutulong, tuloy-tuloy pagtulong ko rito sa kanya dahil nakita ko talagang agrabyado siya. Ma'am. Siya pa po ang argabyado. Ay, siyempre ma'am, ang lalaki ka eh. Nagpabuntis ka, ayon sa kanya. Pinaaral ka niya, nang makatapos kayo, iniwan mo siya, at ama sa club pa nito, sabi niya, habang ikaw ay nasa, nag-aaral doon sa PNP, sandali ma'am, habang ikaw ay nag-schooling,
pinagluluto kanya ng mga hipon, ng mga paborito mong ulam at pinadadala niya sa school mo, tama ba? Puro yung sabi niya lang po. Siyempre po, lahat po nang gagawin niya maganda sa akin kasi nanunuyo pa rin po siya eh. Kasi gusto nga po niya ako na maanoy na bumalik po sa kanya. Kaya nga mo, it just shows na mahal ka niya. Kaya niya ginagawa yun. Alam ko po yun. Kaso ma'am, ang ginanti niyo sa kanya, pagta-traidor. Mahal na mahal lang po niya ako. Paano pong ano po doon? Kasi parang... Pakita niyo ito, close-up. Side niya po yan, siyempre ma, sir. Okay. Siyempre side po niya yan. Close-up niyo ito direct. Okay. Ma'am, meron siyang pinakita sa aming picture ngayon. Very sweet kayo nitong karelasyon mo ngayon. Oh. Itong ipinagpalit, ito ang ipinagpalit mo sa kanya. Po? Itong pinagpalit mo sa kanya si P1 Andy J. Kahit sino naman po, pwede nating ipakita na picture na kasama nating lalaki at babae. Yung pong hindi ko po alam paano ipapaliwanag. Ma'am, maraming mga picture dito. Na sweet kayo. Opo, ito pa. Pinakita isa. Na rin po niya sa akin yan, sir. Pinakita na po niya sa lahat yan. Ganyan po gawain niya. 5, 6. Opo, madami po yan, sir. Pinakita na niyo po sa akin yan lahat. So, ano mo po si P1J? Ano pong relasyon ni P1J? Kayong dalawa? Kaibigan ko po yan. So, ikaw pala at si P1J ay magkaibigan lang pero sweet kayong pagkakaibigan nyo? Marami naman pong ganun. Saka, marami rin po kaibigan na sweet. Ganito po, sir. Maganda po. Mag-usap na lang po kami. Okay. Kung kaya po niya akong harapin. Kasi dapat po, ako na lang po kinausap niya. Sir, saka may death threat po yan sa akin, sir. Tinawagan okay. Niya po yung amo ko . Kung hindi raw po ako titigil sa panggugulo ko sa kanila, patitira raw po ako sa kabady niya. Nako po, P1. Nako, tatlo ng kaso mo. Grave threat pa. Panibagong kaso. Sir. Umagawa siya ng mga... Hindi, kinausap po si, si boss, di ba? Nung humihingi yung anak mo ng pera, na magpatala ka. Ano ba, ikaw ginagawa ni Richie dyan? Hindi naman siya... Alam mo, hindi kanya kilala at hindi kanya guguluhin. Hindi, ikaw ang nagtetret. Kung may mga kachat o katik si Ate Ann, puro ako yun. Pag nagagalit ako, ba't kasi ayaw mong tanggapin yung pera, kailangan pa ipangalan ko sa ibang tao para sa anak mo. Okay, ganito gawin natin. Saan ka ba naka-assign ngayon, P1? Sambales po, sir. Okay. Ipatatawag ka sa Kamkrame kung kaya kayong pag-ayusin. Okay ba sa'yo, sir? Pag-ayusin po, sir. Ibig sabihin, decided ka na ba magkaso o mag-usap muna kayo? Decide na po kung magkaso, sir. Nako. P1, mukhang malas ka sa araw na ito. Decided na raw siya magkaso. So gagawin po namin kung anong narapat. Sorry P1, I have nothing personal against you. I don't know you. Ang gagawin ko po rito, sasamahan ko muna sa PNP. Number 1 is patatanggal kita, pati yung pulis na karelasyon mo. And then number 2, sasampan ka ng kaso sa korte para ikaw ay magkaroon ng criminal case. Sorry P1, trabaho lang to. Ngayon, gusto mo mag-usap kayo? Sige, konsensya naman po niya yun . Ako po, willing po ako makipag-ayos o makipag-usap ng maayos sana. Kasi wala rin naman po pupuntahan to. Baka magkaganti-gantian. Ayoko naman po ng, alam niyo naman po, edukado naman po tayo, naiintindihan naman po natin yung sitwasyon. Okay. Ang gusto ko lang po talaga, sana makamove on na po siya at matanggap po niya yung lahat ng, ganun po talaga. Isa to sa pag-move on ko. Hindi na kayo talaga. Isa to, Edong, sa pag-move on ko. Yung makakuha ka ng hustisya. Nakakakuha ko ng hustisya. Agree. Yun nga po, para makamove on na siya, gusto niyang makamit ang hustisya. After then, only then, makakamove on na siya. Tama nga naman, it makes sense. P1. Paparusahan niya yung mga nanloko sa kanya. Kasama na po dyan si P1 Andy J. Ragundin. Hiwalay na po kami bago po Ma'am, ako. It doesn't matter kahit nahiwalay kayo. The fact na hindi pa annulled yung marriage ninyo at wala naman divorce dito, hindi pa kayo pwede makipagrelasyon at lalo pa't magpabuntis kahit kaninong lalaki. Napaka... Sige, dahil yan. Opo, naiintindihan ko yung ganyang mindset niya. Pero sana kung kakausap na lang ng maayos or mas maganda po sana yun. Hindi po. Sir. Hindi po ako makikipag-ayos. Ayaw niyo makipag-ereglo na para bang napaka... Kakasuhan ko po sila. Hindi ko po maintindihan kung ano po nahabol po talaga niya. Ang gusto niya lang po makagante. Ma'am, kung ikaw po nalagay sa kanyang sitwasyon, anong gagawin mo? Kakaiba po tayong mga tao. Hindi, kaya nga ma'am, baliktad rin natin ang sitwasyon. Kunyari, ikaw itong si Richelle. At ginawa mo lahat na para
maging maayos yung inyong pamilya. Pero si Rachel ay nambabae. Iniwan ka at biglang nagpahal ng annulment against you. At makita ka nalang ng mga picture ni Rachel at ng kanyang bagong babae. Very sweet sila sa social media. What will you do? Kung kinausap naman po niya ako, maiintindihan ko naman po. Katulad po kasi, kasi sabi niyo po, ako sa kalagayan niya. Oh, kinausap ano po, po kasi siya. Intindihin mo? Kinausap po kasi kami, nag-iwalay po kami ng maayos sa personal sa isa't isa. Alam okay. po niya yan, hindi lang po okay. niya talaga. So ibig sabihin, patatawarin mo siya kung nabaliktad ang sitwasyon? Opo, kasi mapipilit niyo pa po ba yung taong ayaw na po sa inyo? Ang gagawin niyo po ganyan, mang-iinis ka na lang, gaganti ka na lang, gagawa ka na lang ng masakit. Para makaganti ka? Ganun po ba yung pagmamahal? Tama nga naman. May point ka nga doon. Kaya nga po, marami nagsasabi, it's about time na sana magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas. E ang kaso, wala nga po. Hindi nga namin ito pwede pilitin ang isang tao na ayaw na sa karelasyon niya. May point kayo doon. However, we have a lot to follow. Lahat tayo sumunod kung ano yung batas na meron tayo. Saklaw tayo ng mga batas na dapat sundin. Kung hindi, may kabayaran yan. In this case, nag-violate ka po ng batas natin. Dito ka mayayari, madam. Okay lang po yan. Kung matatanggal po ako sa trabaho, kung yan po yung ikakaligaya niya, ikakasal niya, kakaganda po ng, sa tingin niya ng buhay niya at ang buhay ko, wala na rin po, hindi na rin po niya ako mahahabol kahit ano pong gawin yun niya. Na po, yun na po ang ano, simula ng pag-move siguro po sa kanya. Siguro po, kung matanggal man ako sa trabaho, total naman po, nakapag-aral naman po ako, kaya ko naman po siguro yung sarili ko. Okay. Tapos, anong reaction no mo? No hard feelings po talaga. Sa akin, okay lang po yan kasi pinili ko na po ito. Desisyon ko na po ito eh. Ayun po. Kasuhan ko po sila. Okay. Na makipag-iwalay po talaga sa kanya. Kaya nga po nakapile na po yung annulment ko. Anong reaction mo doon? Sasabi niya? Makamubong ka na? Eh, pagka ako natanggal ho sila sa servisyo, doon ako mag-mubong na. Okay. Sige po. P1, Diana, Ipapo, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, Madam. Thank ako, wala pong problema, sir. Maganda opo. Po na pag-usapan para po maayos. Opo, ma'am. P1. Opo. Salamat din po. Opo, ma'am. Sir Richel, gagawin natin kung anong rapat. Umpisa natin sa kamkrami. Pangalawa, punta tayo sa korte. Saan pa nakaukalang kaso. Makakuha ka ng ebidensya na kanya sa buntis. Din yung korte obligahin siya na kapag nanganak, ipapadinates. Huwag na huwag nilang ipalaglag. Kung hindi, di, lalong magkakatriple na yung kaso niya. Okay? Sige. Salamat po, sir. Po. Thank you po, sir. Salamat po, Idol. Okay, mga kapatid, ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Selboy is Our Boy, Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil, G&T Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa G&T Plasticware Facebook para sa exciting contest promos at sa mga bagong produkto. And ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, Shabu Shabu and Drinks. At ipinapaalam na ng Wencha Spa Center na ang lihiti mo lamang na Wencha ay sa Wencha Pasay at sa Wencha Timog. For inquiries, sumawag lamang po sa 375-1399. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dahil dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Stress ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon Rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. And natatakot ka ba sa cyst tumor at mga bukol sa inyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ang Sanzone Plus Herbal Capsule ay napatunayan ng mga eksperto na nakakatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pang klase ng tumor. Kaya uminom na ng Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Kaya mga kapatid, bumili na ng Sanzone Plus Herbal Capsule sa mga suking botika. Bago ang lahat, binabati ko pa rin yung mga tutok sa ating Facebook Live si Angelo Maurice, Bustamante Somera, Joyce Makapagal, Gwen Pedro Rafael, Morelia Domingo, Trex Cortez, Flora Valmoria, Agnes Villaflor, Feli Pascual Domingo, Abby Rivera ng USA, Chi Aguila, Rosemary Carion, Mi Asuncion ng Singapore,
Tith Castillo, Ramil Salceda, Miralina Orines ng Singapore. And hello din po kay Ate Rochelle De Terra Meneses na naka-monitor po sa ating Facebook Live. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silymarine. Silymarine parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silymarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silymarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silymarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Tough Mama! Basta home and kitchen appliances. Tough Mama! Magaan ang buhay with Tough Mama. Tough Mama! Masayang pamilya with Tough Mama. Tough Mama! Nobody's tough like Mama! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. And we're back po sa programang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Explore the brilliance in you kasamang pinakabago from Cherry Mobile, ang Flare S7 series. Meron po itong Flare S7, Flare S7 Deluxe at Flare S7 Plus. Lahat ay may high definition at big screen display.
Para sa magandang panonood at hindi lang yan, may notch display ang Flare S7 Deluxe at Flare S7 Plus. Big din ang RAM ng bawat phone kaya marami kang magagawa rito. Pwedeng mag-download ng paborito mong apps, mag-games at iba pa. Magandang selfie ang and a mobile phone. Photography experience din ang hatid ng Flare S7 series with its quad cameras. Available po ang Flare S7 sa halagang 4,599, Flare S7 Deluxe sa halagang 5,999, at ang Flare S7 Plus sa halagang 11,999. Kaya sa Cherry Mobile Flare S7 series ka na, let's explore the brilliance in you. Like yun rin po ang Cherry Mobile sa Facebook and Instagram. Okay. Okay, idol, sa ating sumbong at aksyon, nandito si Miss Felicima Hines. Tama, ma'am? Okay, reklamo niya, idol, ang kanyang naging ex-boyfriend na sa tingin niya ay ginamit lang siya o pinirahan at gusto na rin niya itong masingil sa mga nakuha sa kanya. Uy, bawian to. Bawian ulit, idol. Ma'am Felicima, ano pong nickname niya? Mas Peli po. Peli. Ma'am Peli, ano ba nangyari sa inyo ni Sir Francisco Manlapas? Bakit nag-aaway kayo? Ang inumpisahan po kasi niyan, yung nilagyan ko daw po siya ng Kismart. So, lagi naman po kaming naglalagyan ng Kismart. Teka. Naglalagay ka ng Kismart kay sir? Nilagyan ko po siya sa dibdib. Sa dibdib? Opo. Gawa ng, kasi, alam naman po niya yan, nilagi ko naman po nilalagyan, proud pa nga po siya. Nitong huli, umangal na po siya. Ayaw niya magpalagyan ng Kismart? Ayaw na. Kasi, bakit po, curious lang ako, bakit po kinakailangan lagyan ng Kismart? Sabihin ko po ito to, kasi, sir. Para po malaman kung may susunod dyan na katalik, makita man lang na meron na siyang babae. Ah, may pag-aari na sa kanya? Opo, yun ang ano ko sa kanya. Aha. So, yung una po, hindi naman siya nagagalit. Nitong huli, kung mo, nagkaroon na siya ng babae. Nakita nung babae ngayon, pinagbawalan siya, itinext niya ngayon ako. Nasa susunod na ikalagyan mo pa ako ng Kismart, maghihiwalay na tayo. So, nagalit po ako doon. Yung salitang maghihiwalay, kaya ang sagot ko po doon, bakit kailangan sa susunod pa, ngayon pa lang maghiwalay na tayo? Sa dibdib ba o baka sa liig mo naman nilalagay o sa pisngi? Sa dibdib po sir, kasi may isip naman po ako, hindi ko siya pwede lagyan ng nalalantad po. Sige, kasi, kausapin naman si Sir Francisco. Opo. Tapos ngayon gusto mong bawiin yung mga gamit lahat mo sa kanya? Opo, lahat ng binigay ko na pera sa kanya. Yung mga small things na ano, wala po yun. Anong trabaho niyo po ma'am? Ano po siya, Coast Guard po siya, official ngayon. Kayo po, ano po trabaho niyo? Ano po ako, nagmamanage po ako ng isang salon sa pamangkin ko po. Manager po kayo? Parang ako na rin po ang may-ari at ako rin po ang gumagastos lahat na nag-aasikaso na. Sir Francisco, magandang hapon po. Sir. Magandang hapon po, sir. Sir, totoo ba raw kasi itong si miss, si itong si girlfriend ay gusto raw niya maglagay ng chikinini sa'yo palagi sa dibdib. Okay lang noong una. Opo. Bandang huli, ayaw mo na raw kasi meron ka ng bago. Opo. Yes. Kaya po yung pinag-awayan po namin eh. Dahil madalas po kasi nagtatanggal ng damit. Dahil po, alam niyo, official po ako sa Coast Guard na auxiliary. Opo. Sabi ko po sa kanya, susunod na bilagyan mo pa ako, baka maghiwalay tayo, tsaka baka mag-aaway ka ako tayo. Sa text pa lang po, talagang galit na siya, at lahat daw ng mga binigay niya, handa ko, kukunin niya lahat. Ganun po ang sabi niya sa akin. Pero ang pinagmulan po ng aming pag-aaway, doon lang po sa chikinining gusto niya lagi ibigay sa akin, ilagay. Okay. So, ma'am, ang dahilan lang pala, kaya ka rin paghiwala dahil sa chikinini. Ngayon, naghiwalay na kayo at gusto mong bawiin. Yung mga inutang lang po niya sa akin kasi inutang po niya yung pera ko po okay, yun. Okay, doon sa utang tutulungan kita. Opo. Pero doon sa mga gamit, ay, sorry ma'am, no kendo. Hindi ko po kinukuha yung kasi galing po sa puso ko yun, binigay ko sa kanya lahat yun. Okay. So sir, may utang ka raw, sir, sa kanya? Nung pong ano po yun, wala pa pong 1 week no, nung nagpunta po ako dahil meron po akong kailangan bayaran. So nakiusap po ako sa kanya na ipahiram ako kahit na patubuan ng 3 months. Pero nung nag-away po kami na yun, pinipwersa po ako ibigay kagad. Ay, naibayad ko na po yun sa pagkakautang ko sa ibang lugar. Okay. So sir, kasi ang utang ay dapat bayaran. So pwede niyo po installment siguro, ano? Hindi, wala na pong problema, sir, yun eh. Kasi okay. Nag-usap naman po kami na tatapusin ko hanggang December ay pag-iipon ko siya para hindi mabayaran tayo nag-usap. Siya. Wala na po magkano po yung utang niyo, sir, kay ma'am? Opo. Magkano po yung utang niyo? Bali 10,000 lang po yun. Yung mga iba pong utang na ilinalagay niya dyan, yung mga pong yung hinihingi ko sa kanya, ginawa niya pong utang. Dahil makarelasyon po kasi kami. Kasi po, ginaranturan ko po siya sa Bombay ng 10,000. So, bali 12 po yun. Hindi na po niya nahulugan, kundi 6,000 lang ang naibigay niya. Ako na lang po ang... 4,000 lang po yung ano. So, utang pa rin yun. Po yung nagkulang. Utang pa rin yun. Ako nag-abono lahat sa Bombay. Okay. Kaya ito na lang po, sir at ma'am. Yung pong ma'am, mga naibigay mo mga gamit sa kanya at kung ano pa regalo,
ayoko makialam doon. Pero doon sa utang na dapat bayaran, pwede. So, pero okay naman kay Sir eh. So hindi natin siya kailang pilitin pa dahil sabi niya, babayaran naman daw niya. Tama ba ako, Sir Francisco, pagkakaintindi namin? Opo, opo. Kaya lang installment lang, hindi pwedeng biglaan kasi wala opo, kang ganun pa. Lang po, oo. Sige, so magpipirmahan na lang po kayo na babayaran niya installment yung sa utang. Okay, ma'am? Lahat-lahat po yun, pati po yung pinanghulog niya sa motor na 2.5 plus 3.5, 1.5. Kukunin ma'am, ko po doon lang po sa sinabi niya na utang. Utang po yun, sir. Pero kung doon sa binigay niyo po bilang regalo, ayoko na po. Hindi po yun. Kasi nangyari, naabuso na po yung programa eh. Na lahat ng mga magkasintahan, apo, opo. Nagkaroon ng relasyon, kami, yung mga bagay po pagkatapos, ngayon, sandali lang, pagkatapos nilang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, punta tayo sa Wanted sa Radyo at bawiin ko yung mga gamit. Ayoko po. Na, ay, hindi po. Nagagasgas na po kami sa ganong klaseng estilo. Ayoko na. Pero yung utang, ibang klase yun. Ibang usapan yun. Ang utang dapat bayaran. Pero yung mga iniregalo nyo na po sa kanya, ay, hindi po. Huwag na. Maliban na lamang kung talagang niloko ka niya. Ito, wala naman panluloko. Ayaw lang niya magpachikinini. Nagagalit ka. So ngayon, gusto mo nang bawiin. Nakipaghiwalay ka, gusto mo nang bawiin. No can do. Okay na yun, ma'am. So sir, magpirmahan po kayo sa barangay na babayaran niyo po installment yung pong utang ninyo. Okay, sir? Apo. Tapos yung mga gamit sir na iniregal nyo sa iyo, sa inyo na yon. Okay? Sige po. Salamat po, Mr. Manlapas. Salamat din po, Mr. Tiko. Sir. Ma'am Pilisima, hindi ko alam kung bakit nyo siya napapayag noong umpisa. Kahit na sino man naman siguro lalaki, hindi magandang dating kung sa akin magawin yun. Halimbawa na lang, example. Anyway, wala pa namang gumagawa sa akin yun. Nasasabihin mo sa akin, lagyan kita ng chikinini para tanda sa lahat na ikaw ay akin. Mm-hmm. Sasabihin ko, hindi mo ako pag-aari. Tama. Pag-aari ko sarili ko. Di ba? So hindi nga po magandang dating yun. Kumbaga, nakakawalang respeto lalo pa siya po ay isang official ng Coast Guard. Ano nang sasabihin ng mga tao sa kanya, mga kasamahan sa opisina? Tiwala system. Ngayon, kung wala kang tiwala sa kanya, pwede mo lang siya hiwalayan ng maayos. Mm-hmm. Naalala ko tuloy sa may isang kamag-anak ako. Mm-hmm. Na yung girlfriend niya. Totoo ito. Pag umuwi ng bahay, inaamo yung underwear. Siniting inspection. Oh, ang ginawa nitong kakilala kong kamag-anak, hiniwalayan niya yung girl. Uh-oh. Kasi sobrang selosa. Sobra. Pupunta pa nga sa CR. Sasabi, pagpunta sa CR, kakatukin eh. Oh. Sandali lang. Buksan mo kasi baka mamaya nagtitext ka dyan. Ay, grabe. Oh. Yun na ang grabe. Pagkaselosa. Kay ma'am, medyo may pagkaganito. Sobra. Wala na sa lugar. Unhealthy na yung relationship. Kaya talagang dapat lang magkahiwalay na sila. Ang kagandahan nito, ma'am, hindi kayo kasal at wala kayong anak. Yes po. So, anytime pwede kayo maghiwalay, yes po. Walang problema. Wala po. Sige po. Madam, sasama namin kayo magpirmahan sa barangay para doon sa utang na iutay-utay bayaran installment. Okay? Okay. Salamat po, Ma'am Felicima, sa pagpunta. Maganda hapon po, Madam. Maraming salamat po. Thank you. Okay, at idol, sa ating Sulian ng Bayan, nandito si Mr. Rodolfo Calixto ng Adronic Taxi na may plate number na UVF229. Isa sa oli niya po, idol, yung bag. Oh. Na naglalaman po ng 18,040. Wow! Ang may-ari po nito, idol, ay si Mr. Lodi De Vera. Lodi talaga? Isa pong pump attendant. Idol! Lodi, sorry. Lodi. Akala ko Lodi, okay. Idol. Bibigay na agad ito kay, ano, kay Sir De Vera. Okay. Bibigay na. Kay, kano-ano mo si Lord De Vera? Ah, hindi, ibang spelling niya pala. Okay. Lodi. Si Lodi De Vera. Si ano kasi si Lord De Vera. Okay. So, sir, pakibilang lang po yung pera dyan sa bag para masiguro saksi kami lahat na 18,040 ang laman yan buong buo nung mabalik sa iyo. Okay? Si Sir Lloydie ay isang pump attendant. Okay. At yung ating bayani, wow, bayani talagang dating ni Sir Rodolfo Calixto. Militar ho kayo? Hindi po. Reserve? Ay, hindi po. Ano kasi po? Kasi maganda yung malinis yung ano niyo? Criminology. Ano po ako? Criminology na ako nag-aaral ako. O, sabi ko na nga ba eh. Dati pa yung... Alos, ganun na rin. Clean cut. So, anyway, Sir Rodolfo, habang binibilang ni Sir Lloydie yung kanyang pera, meron kaming regalo sa iyo galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng robust at pinakastig sa lahat, robust extreme.
Pakibilang lang. Salamat, sir. Pakipakita lang po yung 1,000. Apo. Nanonood po yung ATC sa atin ngayon. Ayan, ATC, natanggap na yung 1,000 pesos cash reward. At na nga 1,500 worth of ATC products, car mount holder from Cellboy, Comeya 3Q, siguradong quality, quantity, at quick cook, masarap talaga, at ng PLS Car Care Center part of PPC Asia Corporation. Okay. Thank you. Thank you. Sir, babalik ka sa amin na client. Batch, babalik ka? Batch 69. Makakatanggap po kayo ng medalya, makakatanggap po kayo ng plaque at napakaraming regalo. At nationwide, mabibigyan kayo ng magandang exposure. Malalaman ng buong mundo ang inyo pong katapatan. Thank you po. Sisigat ka na. Marami ka pang regalo. At syempre naman, si Sir Lloydy. Sir, yung katabi nyo, bayani, pakipasalamatan lang, sir. Salamat, Sir Calixto. Mapakabuti po niyang taxi driver kasi sa dami po namin mga nasasakyan na yung iba po, wala na pong palikan ganyan. Yung mga hindi na interesado kasi pera po yung pinag-uusapan po. Oo, lalo pa yun, malaki. Oo nga po. Tapos magpapasko pa man din. Oo nga po. Maganda na sana pangbili ng regalo. Doon sa mga hindi anes. Opo. Pang good time na yan, pang noche buena. Pero itong si Lloydy natin, Lloydy talaga, hindi niya pinag-interesan. Okay. So sir, salamat na ako. Palapakan natin silang dalawa. Thank you po, thank you. Thank you. Salamat po, Bayani, Rodolfo Calixto, at salamat po, Mr. Lloydy De Vera, sa pagpunta. Salamat na po sa inyong dalawa. Sir, may bibigay po pala si ma'am, fans po ninyo. Ay, wag sa akin, sa kanya na lang. Hindi, meron, meron na rin binigay po siya. Ano ito? Cake ko yan, sir. Ah, tapos cake. May sulat ko siya para sa inyo. Sino po nagpabigyan to? Si Romina Abad po, yung ma'am po namin. Ay, yung amo nyo. Opo. Wow, ang sweet naman. Opo. Eh, ma'am, sobrang thank you ha. Anong pangalan ulit ni ma'am? Romina Abad po. Ma'am Romina Abad. May so, letter may sulat pa. Thank you, ma'am Romina Abad. Andito yung cake. Tanggap ko na po. Sobrang thank you. Mabuhay ka. Palakpakan natin si ma'am Romina Abad. Madam. Thank you, madam. Thank you. Ang request natin, saan ba yung gasoline station niya? May request pa po siya, sir. Anong request? Picture daw po. May camera po siya dala dito. Sige, picture mamaya. Okay po. Okay. Thank you, ha. Thank you po. God bless po. Idol, pwede pong bumate? Pwede. Ikaw pa. Sige. Sir. Binabati ko lang po yung ano, yung kasamahan ko sa taxi. Yung mga kapatid ko, tsaka nanay ko, anak ko si Jacob. Tsaka yung boss, si Boss Mikmik. Sir, tingin ka sa camera. Kaway ka. Ah, Boss Mikmik, si Boss... Boss Richard, Boss Benjo, Operation Manager, tsaka yung mga kasamahan ko sa Metro Express Taxi. Si Mrs. ni mo binati, dami mo binati tao. Nasa ano po, tsaka yung Mrs. ko nasa Finland po eh. Maski na. Abot tayo doon. Facebook. Merry Christmas in advance. Mag-iingat ka lang lagi niya, mahal na mahal kita. Yan. Palapakan natin, sweet pa. Ako din, sir. Pwede po buwate. Yes, you're good. Babatingin ko lang po yung mga tropa ko sa Shell Shopwise po. Di ko na isa-isain. Basta kilala nyo na po kung sino kayo. At saka sa Stana Cavite, binabati ko rin po sila. Tsaka especially yung ma'am namin na napakabait, si Ma'am Romina Abad po. Yun. Tsaka yung anak ko po na mag-birthday po sa November 9. Kaya nga po ako nangutang. Para doon. Nag-advance yun kayo para... Paghanda, wow, napaka-swerte nyo. Sir Lloydy, ang nasa kin, Sir Rodolfo, nasa uli. Opo, o nga po eh. Saan ba yung gasoline station? Sa Shopwise po, Shell Shopwise, Pasong Tamo. Ayun. Kay Ma'am Abad, thank you ha. Opo. Okay. Tsaka yung, especially yung labs ko po. Sige, batiin mo. Labs. Lapit ka sa microphone para marinig ka. Labs, binabati po kita. I will always love you po. Wow. Yun naman. Palapakan mo nga, sweet ah. Kanina kasi puro away ng mga magkasintaan, mag-asawa. Wow. Narinig natin. Ngayon naman, puro sweetness galing sa dalawang... Sweetness overload. Bayani at saka yung napagsulayan. Sweetness overload. Mabuhay po kayong dalawa. God bless po. Okay, idol, ang gawa mo pala lalo sa personal. Idol. God bless po. Matagal mo na ako listener. Doon pa kayo sa kabila. Sa kabilang siyong. Apo, sa Guadalupe. Apay, sa saludo. Okay, sir. Mamaya, picture tayo, sir. Sige, sir. Ilagay ko sa Facebook salamat natin. Salamat po. Thank you, thank you. Thank you. Yes, sir. Okay. Sige. Okay. Idol, tayo mag-news break muna, okay. Idol. Okay. Sige.
Explore the brilliance in you. Kasama ang pinakabago from Cherry Mobile ang Flare S7 Series, ang Flare S7, Flare S7 Deluxe at Flare S7 Plus. Lahat po ay may high definition at big screen display para sa magandang panonood at hindi lang yan, may notch display ang Flare S7 Deluxe at Flare S7 Plus. Big din ang RAM ng bawat phones kaya marami kang magagawa rito. Pwedeng mag-download ng paborito mong apps at mag-games at iba pa. Magandang selfie and mobile phone photography experience din ang hatid ng Flare S7 Series with its quad cameras. Available lang Flare S7 sa halagang 4,599, Flare S7 Deluxe sa halagang 5,999 at ang Flare S7 Plus sa halagang 11,999. Kaya sa Cherry Mobile Flare S7 Series ka na, let's explore the brilliance in you. Like yun po ang Cherry Mobile sa Facebook and Instagram. Hindi basta-basta ang MX3 dahil sumailalim ito sa clinical study sa Amerika at napalathala sa Journal of Aging Research and Clinical Practice. Ang MX3 ay may sangkap na antioxidants at anti-inflammatory properties kaya naman sa matagalang pag-inom ng MX3 ay makakatulong maiwasan ang knee joint discomfort. Mag-MX3 na araw-araw tulong para iwas sa sakit. With proper diet and exercise, mahalagang paalala ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarin. Silimarin parang 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibilis halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mahilig ka bang kumain ng oily foods at uminom ng alak? Magising ka na sa katotohanan na kailangan mong alagaan ang liver mo. Araw-arawin ang pag-inom ng Liver Marine with proper diet and exercise. Liver Marine, naglalaman ng 250 mg silimarin. Sinamahan pa ng 100 mg sodium ascorbate. Liver Marine, mabibili sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos SRP per capsule. Liver Marine, available sa Mercury Drugstores and other leading drugstores nationwide. Liver Marine, liver mo, sagot mo. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Jinaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Magbibili sa mga butika.
Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. And we're back po sa Wanted sa Radyo, kakampi ng mga inaapi. Bago po sa lahat, gusto ko pa rin pong pasalamatan sila Miss Carolina Von Gunten ng Kuwait and Neri Leia Maya Sevilla ng Darwin, Australia, Jackie Shimamoto, JR De La Cruz, Gantalaw, Vanessa Martinez, Rosario Yabut, Annika Isabel Aldana, and si Mr. Abner Barreto, Yumi Alshaer, Richard Tabula, Charito Lacandazo, Presi Ochoa, Ryan Ferraris, Cel Braggs, Arceli Rodriguez, Christine Borja, Rebby Almario ng Japan, Ellen Guevara. And sa ating nakamonitor pa rin sa Facebook Live, hello po kay Miss Lenny Mauricio, Magbar Asherda, Jeng Martinez, Eric Embat, Zenny Pepito from Kuwait, Arnel Campuesto, Jesse Sapphire Fuji, si Hermosa Taga, Christine Mabulak from Singapore, Margie Maala, Merry Christmas din po Madam, Melon Kayil, and si Marajel Matibag. Okay, nandito na si Idol. Back po tayo, Idol, sa ating sumbong at aksyon. Nandito po si Lolita Casesola. Nanay po ito ni Annalisa at ni Omer Dumo. Ito yung representative lamang, Idol. Reklamo ng kanyang anak na OFW ang pakikiapid ng mister nito at hindi rin tamang pagbibigay ng sustento. Sustento. Ito yung maganda na pag-usapan, sustento. Apo. Mamaya na yung pangabit. Mas importante sustento. Apo. Okay. Ma'am Lolita, magandang hapon po. Magandang hapon din. Salamat po sa pagpunta, pag-represent sa inyong anak. Alright. Ang inyong anak ay si? Annalisa po. Annalisa De La Cruz, nasa Hong Kong. Ang inireklamo ay si Jeremiah Windsor. Hindi po siya nagbibigyan suporta. Hindi po, sir. Sige po. Ma'am Annalisa, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ma'am, andito po yung mother nyo. Ma'am. Okay. Sandali po, ma'am. Kausapin natin si Jeremias para mapabilis na tayo. Mr. De La Cruz, magandang hapon po, Sir Jeremias. Magandang hapon din po, sir. Ma'am, sir, andito po si Nanay Lolita. Inyo pong biyenan. At sa kabilang linya ay si Mrs. Malaki ang kasalanan mo, sir. Unang-una, hindi ka nagsusuporta sa iyong anak. Ay, hindi naman sa nag-ano, sir, nagsusuporta. Nagbibigay po ako, sir. Oh, sabi, yung wala. Sabi nila kung hindi ako nagbibigay, nagbibigay po ako, sir. Sandali po, ha. Gusto mong kausapin, Nay, o si ano muna, si Mrs. Ma'am Annalisa. Yes, sir. Kausapin mo siya. Sabi niya, bibigyan siya. Usap kayong dalawa, ma'am. Hello. Oo. Oh. Anong, oo nga, nagbibigay ka. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka nagbibigay. Nagbibigay ka, pero paano yung dalawang bata? Si ano lang ang binibigyan mo? Si Ganden lang binibigyan mo. Oh, magkano kinagastos ni Ganden? O bakit? Hindi mo ako nagbibigay. Hindi mo ba iniisip yung pang-araw-araw nila ako lahat? Ilang taon na ako nag-CPS, tapos ganyan kayo. Tapos nagsipag-unan. Bibigyan naman ako may pagkay sobra ako. Sabi niyo siya, sabi niyo, hindi ako nagbibigay. Grabe naman kayo. Hindi ko sinabing hindi ka nagbibigay. Kahit anong ano, hindi sapat yung binibigay mo. Hindi ka ba nakaintindi? Tapos kinausap kita nung Monday. Anong sinabi ko sa'yo? Sabi ko sa'yo, ang pag-uusapan natin ito, sabi ko, dahil ayaw kong dumating para sa puntong ganito. Dahil alam mo yan, kahit nagkamali ka. Alam ko, kaya lang, ang problema kita, nga. Alam mo yan. Kung marami alam akong pera, yan, walang problema sa kwarta. Bakit? Hindi mo sinabi sa akin. Anong sinabi mo sa akin? Anong sinabi? Nakipag-usap ako sa iyo. Anong sabi mo? Pinagtawanan mo ako. Anong sabi ko sa iyo? Alangan na makipagtalo pa ako sa iyo. Ano? Kung gusto mong makipag-usap ng mabuti, dapat ano, kausapin mo ako ng mabuti rin dahil nakakasad ako. Ako na nga yung nagpapasensya. Ako na nga yung umiintindi sa inyo. Pero anong ginagawa yung dalawa sa akin? Pinabayaan ko na nga yung mga anak ko. Hindi ko
ginagawa niyo sa akin. Oh, iba na pinupunta ng sinasabi mo. Marami na. Hindi. Lahat ito. Lahat ito kaya ako lumapit. Oh, sige, sabihin mo ka rin yung tag ko mamaya. Para malaman niyo. Para malaman din nila kung bakit. Oo, sige. Sige, sabihin mo. Para alam nila. Oo, para alam nila anong sabi ng kabit mo? Nalap na daw yung karapatan ko. Grabe naman, hindi na nga ako umiimik. Kahit nagbibigay ka ng paunti-unti, hindi na nga ako umiimik. Anong ginagawa nyo? Ako pa yung tinisiraan nyo talaga. Sige nga, alam mo sige yan. Nga. Sige, sige paluhin kita. Magsabi ka ng totoo. Okay, ma'am Annalisa. Sige, pagsalita naman natin si Sir Jeremias. Ano po yung sinasabi niyo magsabi ng totoo? Sir, ano yan? Tatanungin ko siya kung totoo yung sabihin niya sa akin. Ano nga po yun, tanungin totoo? Ko, sino yung katext mo noon na like ka sa Kirino na sinasabi I love you? Ay, yung apo namin yun. Sino yun? Oh. Ay, nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na yung 3310 pa lang na cellphone natin. Ay, nakalimutan mo na pala. Wag mo akong gawan ng kwento. Ako po. Dahil alam ng kahit ano alam ng wag Diyos. Wag mo wala ano yung Diyos. Ay, okay, hindi na dahil makasalan tayo, o. Sino alam yun? Ko. Alam mo ba? Kaya ako nagloko dahil sa ginawa mong yun. Ay, naku, wag mo gawin yan. Gagawin mo lang yan. Dahilan. Dahil, posible. Dahil matagal mo na akong niloloko. Ang bitbite ko noon. Wala kang problema. O, bakit ako nagbago? Sir, ako muna. Okay, awat muna. Sir Jeremias. Po. Yung pong mga ibinabato nyo pong bintang kay Ma'am Annalisa, mamaya na po yan. Ang pinaka-importante sa amin dito ngayon ay yung dapat ikaw ay nagbibigay ng tamang suporta sa iyong mga anak. Yun ang pinaka-main issue. Let's stick to the main issue muna. Bakit hindi po kayo nagbibigay? Oo nga, nagpapadala ka ng pera. Okay, sinabi yan ni Mrs. Pero yung pinapadala mong pera hindi sapat para sa dalawa mong anak na suporta. Kasi sir, yung isa, ako yung nagpapaano sa kanya sa allowance niya at tuition, sir. Okay. Allowance niya per day, 100 sir, plus yung tuition niya po, sir. Opo, okay. Yung private po siya. Eh yung dalawang bata, sir, ang allowance nila sa isang araw, para patas lang, allowance nila, 100 dalawa na sila doon, 50 pesos per day sa kanila. Okay. So, bali, parang patas na rin po kasi yung isang bata 100, yung dalawa 100 din po. Bakit 100 lang yung dalawa samantalang isa 100? Hindi ata tama, dapat tigo 100 silang parehong tatlo. Private po yung isa, sir. Sir, it doesn't matter kung private public, pareho lang naman yung mga bilihin. Ang lagay pag ikaw ay pala private, medyo mas mataas ang turing mo, tingin mo sa kanila, discrimination 'yan. Pag sa public pala, mababa ang tingin mo, kaya mababa din yung kanilang baon. Hindi, baon? Kaya pinag-ano ko lang po, sir. Hindi po yung ganun. No, sir. Sorry, sir. Ha? Sorry. Mali ka. Discrimination yan. Dapat ang isang tatay, hindi po nag-discriminate sa kanilang mga anak. Walang favoritism. Wala din po. Ganun. Hindi, sir. Kung 100 pesos ang bigay mo sa isang bata na sa private nag-aaral, ganun din dapat sa dalawang anak mo na sa public, tigo 100 din. Dahil ang presyo ng bilihin naman, mga pagkain, pare-pareho lang naman yan kahit saan ka pumunta. Okay po. Okay? Yan siguro ang inireklamo sa iyo. Now, itong anak, kanina pa, gustong magsalita. Ano pa? Ikaw bang bunso? Pinsan ko po yung nasa Hong Kong, sir. Tapos tita ko po siya. Hindi kaya anak? Hindi po. Pinsan ko po yan. Si tita, gusto magsalita? When, sir? Sige, gusto mo kausapin? Tagalogin mo si tatay. Gamin kinatungtong ko, jamanlogan ko din, sir. Ay, hindi kami makaitin na. Okay. Gaya mong Tagalog. Kinausap ko na yung manugang ko noon na suportahan niya. Sinabi niya noon last year, 2,000 a week. Pero dalawang beses na nagbigay na 2,000. So hindi regular? Opo. O yun naman pala, Sir Jeremias, hindi ka regular nagbibigay. Dapat gawin mo regular, sir. Po, sir, isa pang nagka-problema, sir, yung trabaho kong una na medyo malakas ang kita, sir, na umalis na po ako doon. Tapos kumpanya po yung pinasukan ko. Mas kaunti na alam mo po, kaya lang kumpanya.
Kaya nga sir, eh, kung hindi mo kaya magsuporta na maayos, huwag ka na muna mamabae. Di ba? Unahin mo muna yung pamilya mo, saka na yung pangalawang pambababae. Kung sobra-sobra ng pera mo, I don't know, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo mamabae. Pero for the meantime, kung maliit lang palang sweldo mo, eh huwag ka na magloko. Para meron kang sapat na pang-suporta sa pamilya mo. Di ba, sir? Okay, sige. Okay po. Okay, now, ulitin ko. Yung binibigyan mong allowance na, sa anak mo na 100 doon sa private, tapatan mo rin ng tigo 100 yan sa dalawang anak mo sa public. So, 300 dapat sa tatlong anak mo kada araw. Hindi na po sapat sa sweldo, sir. Ha? Hindi na po sa, ano, sa sweldo, sir. Wala na po. Eh, pero meron kang pang bigay suporta doon sa girlfriend mo. Eh, ba't ka kasi girlfriend-girlfriend, hindi mo pala kaya? Eh, kung wala ka sanang girlfriend, hindi kaya mo sana. Di ba, sir? Yes, sir. Now, pag-usapan niyo po ito mabuti ni Ma'am Annalisa, dahil kung hindi, sir, makakasuhan ka sa 9262. Dahil hindi sa pagsuporta. At makakasuhan ka pa rin dahil kasal pala kayo ni Ma'am ng bigami. Doble. So, kung ako sa'yo, mag-usap kayo na maayos ni Mrs. Ma'am Annalisa. Yes, sir. Mag-usap kayo na maayos kapag hindi kayo nagkasundo at hindi mo nagustuhan yung kanyang mga salita ni Jeremias, then pwede natin siya kasuhan. Okay, ma'am? Ang tagal-tagal po na pong nakipag-usap sa kanya, sir. Ang tagal-tagal na nung nandyan pa po ako sa Pilipinas. Nakipag-usap na po ako. Alam niya yan. Lumuhod pa po ako sa harap niya para lang makipag-usap. Pero wala. Paulit-ulit niya pong sinasabi sa akin, hindi na niya ako mahal. Tapos pagtatanungin ko po noon, harap po ng, ano, ng magulang namin. Magulang niya, tapos magulang ko po. Tinatanong namin kung ano yung dahilan. Sabi niya walang dahilan. Siya ang nagkamali. Alam po yan. Nang magulang namin pareho, sir. Kaya nagpakumbaba lang ako dati. Hindi lang ako umiinig, sir, dahil ayaw ko lang ng gulo. Kaya nung ano po, nung Monday po, nag-usap kami, sabi ko, mag-usap tayo kung gusto mo, sabi ko, dahil ayaw ko ng, ayaw para sa inyo to, sabi kong ganon. Pero alam niyo po, ang ginawa niya sa akin, sir, pinagtawanan niya ako. Pinagtawalan niya lang ako, sir. Ako na nga lang yung ano, ako na nga lang yung ginaganan nila. Tapos, ang ano pa ako kayong pagtatawanan, sir. Sir Jeremias. Tapos ito namang, ano, ito namang magaling, ano niya, magaling nakabit niya. Sabi niya sa akin, wala daw siyang pakialam. Kahit daw makita ko siya, wala daw silang pakialam. Okay. Tapos nagpakasal pa sila sa Muslim nung September 6 daw, sir, sabi nila. Nako, Jeremias, nagpakasal ka, patay kang bata ka. Patay kang bata ka, Jeremias. Pa. Kulong ka na. Kulong ka na. Yung iba kasi mga tao, akala nila na kapag sila nagpakasal sa Islam, absuelto na sila. Para yan ay maging ma-honor yan, dapat yung sa original na asawa mo, sa Islam kayo nagpakasal. Pero kung dito sa original asawa niya, nagpakasal kayo sa, hindi sa Islam, outside Islam, and then sa pangalawang asawa, magpakasal sa Islam, not counted yun. Invalid yun. Sir Jeremias, invalid yung pagpapakasal mo sa Islam. Kasi masusunod dito, yung pakasal mo sa unang asawa mo, which happens to be a Christian marriage. Tama? Kulong ka rito, Jeremias. Sir. Ma'am Annalisa. Bigyan niyo po ng special power of attorney si nanay niyo na para siya po ang mag-represent sa inyo sa pagpapile ng kaso sa korte against Jeremias sa kasong 9262 at saka sa kasong bigami. Okay, ma'am? Okay. Sige po. Sir Jeremias, sasampanan namin kayo ng kaso, sir. Okay? Sige. Paano po yung kabit niya, sir? Ma'am, pupunta. Kaya nga po, ma'am. Masasama na rin yan. Pupunta ka sa ma'am sa embahada natin dyan sa Hong Kong. Gumawa kayo ng SPA. Ipangangalan niyo po si Nanay Lolita bilang mag-represent sa inyo dito para sampanan ng kaso Jeremias, pati yung kanyang kabit ngayon. Ngayon, kapag halimbawa na machempuhan natin na sila'y magkasama sa kanilang kinaroonan o tinitirahan, pwede natin sila on the spot papa-aresto. Okay, ma'am? Okay po, sir.
Sige po, gano'n lang po. Sir Jeremias. Po. Tapos na, maliligay ang araw mo. Okay, okay po, sir. Okay, sige. Gano'n lang po, ma'am. Ma'am Annalisa, huwag mo ibaba ang telepono, bibigyan ka instructions ni Odette kung paano ka makapunta sa embahada at paano ka makakuha ng SPA. Nay, punta ka doon para mabigyan ka ng SPA ni ng anak nyo at masampanan ng kaso itong si Jeremias. Okay? Salamat po, Nay. Salamat sa Sir Jeremias. Salamat po, Ma'am Annalisa. Okay, salamat tayo. Okay, Idol, ang up next na po ay PBA. Maraming salamat po sa sumubaybay sa amin. Mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, ako po si Shari Roman. Magandang hapon. Alam, Fitulfo po. Mabuhay mga OFW. Mabuhay itong mga Pilipino.